Knights, okay. Championship kasi bukas ng NCAA. Binil. Lasal Binil Championship? Versus... Ano yan? Best of ano? Yeah. Best of three. So, tie. Una, natalo kami ng squatter ng Intramuros. Tapos, bumawi kami ng game 2. Nakarang Sunday. So, final game na bukas. Oo. Best of three lang. Best of three. Oo. Squatter ng ano. Oo nga eh. Ewan ko sa... Hindi ba tagal ng best of three? Kahit sa UUP eh. Best of three lang din. Ang bilis. Oo, oh, mabilis talaga pag ano. Pag college basketball. Check nyo nga kung live na ako sa ano. YouTube. YouTube. Ayun, live na oh. Live na! Oh, intro na. OG eh. Ayun oh, one watching. One watching! Ay, nakikita ko nga. Oh, hello! Live na nga. Yeah, hello! Sa YouTube. One. Facebook. What? Hello. First time. Ay, hindi. Nag-live na pala ako noon. Nung soloista pa ako. Ano? Sino-sino lang pumasok. Mga taga US. Kamusta, bro? Gaganon-ganon ba ako? Oh, may COVID ba dyan? Ako, ingat po kay bro. Kasatsagal ng COVID. Ganun lang. Di ako, kaya sabi ko kay Basic, siya mag-host. Dahil oo, OG ako sa ganun. Sanay siyang mag, ano eh, mag ganyan, magpamigay, mag-barapol. Oo, tapos mamurahin niyo yung mga followers niya. Oh, mga putang ina niyo. Ito nabunat ko. Bawat salita niya, bawat sentence may mura. Oh, tapos yung mga ibang follower niya, parang mga masokista, nagpapamura sa kanya. Ano? Murahin mo ako? Oh. Uy, putang. Nabunot niya ako eh. Sumali kasi ako sa ano niya. Sabi niya, oy, like and share mo. Hindi ginawa ko. Tapos sinulat niya sa papel pangalan ko. Talagang walang daya, ah. Nabunot niya ako, nanalo ako ng t-shirt. Ayun, ah. Oo. Kaya, ito, ang ganda ng mga t-shirt niya. Baliktad ba? Oo, eh. Sa akin, baliktad eh. Hindi. 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 Ganda ng design, no? Ah. Oo. Ah, UE. UE to, eh. Oo, kasi ako, UE. Baste eh. Baste. So, red din kami, red. Oo. Stags pwede kami. Golden Stags. Oh, oh, gold. Karibal yung school. Gold and red. Alam mo ba nung ano, year 2000? Ano yan? Magkarival yung school natin. Baste, Binil. Talaga. Tapos binawian binawian niya yung school namin nung season 2001 tsaka season 2002. So yan, di na kami nakapag-champion ever since nun. Ang lakas pa namin. After. Eh. Ang lakas ng Baste na. Halimaw school yan. Yung Baste. Mm. Ayan. Si so, Mercado, dahil taga-binild ako, yan. So ito yung animo ng TAF. Well, ano rin kami. Oo. Binild. Taga-TAF din. Oo, oh, binild. Tapat lang Lasal kami ng Lasal Mean. Lasalista rin kami. Lasalian, binilian kami. Mm-hmm. Ayan. Oo, oh, kami yung team D daw kami. Team D daw kami ng Lasal. Oo nga daw eh. May pang-asar nga sa inyo eh. Okay lang yan. Oo, oh, malakas naman kahit team D. Mm. Minsan nanood ako ng NCAA. Parang sinearch ko lang sa YouTube. Parang ang energetic eh, no? Kesa sa PBA. Kasi nanood ako ng PBA po, tsa kung ano nung nagkakalat, puro turnover, tapos yung mga pasa walang kwenta, naagaw agad. Mas maayos pang maglaro tong NCAA. Totoo yan. Tsaka yung defense, napaka-stiff. Oo. Ang hirap naka-score. Talagang yung... naka-zone defense sila lagi. Saka yung crowd, di ba? Oo. Na napaglaban ng San Beda, tsaka Letran. Talagang napupuno yung San Juan Arena. Unlike ng PBA, regular season, laging konti. Oo. Saka mga and kabataan kasi nanonood. Mga college, di ba? Alam mo na pag-college. Oo. Chicks. Ay! Yes. Ay, tsaka perpetual. Ito, masaya sa perpetual. Ah. Like, yung perpetual altas. They always bring their students whenever, kahit sa eliminations round yan.
Kahit hindi Final Four. Kahit regular grade. Regular o kami game. Nga talaga eh. Yung naghakot. Tuwing may laban ng baste, wala kami pasok. Pinapauwi na kami. Or pinapunta doon. Pero ako, once lang ako pumunta sa laro. Talaga. Wala akong hilig. Di mo feel yung varsity na. Okay lang. Pag nagpa-practice sila, kasi ang gym namin, yung court, nasa rooftop ng low building. So, ganda. Wooden, talaga, professional. Yun, pag nanonood ako doon ko lang sila nakikita. Pero once lang ako nanood mismo sa totoong laro. Umuwi na ako. Oo, nang chichicks yata ako nun. May chicks ako sa FEU dati. Ayun! FEU! Ayan lang ang pagkwentoan natin. Chicks. College. Chicks. College. Yari. Since tayo, focus tayo sa MCGI, itong channel na to, connect natin yung sa Bread Society. Oo. Yan. Yung Bread Society, nasali yung parang ano. Oo, nasali ako dyan nung nasa perpetual ako. Pero hindi namin mabuo-buo yung yung mismong bread dun sa campus. For some reason, ang hirap hagilapin ng mga kapatid kasi iba't ibang lokal eh. So, yun yung challenge namin. Unless mag-set up kayong table doon, magpapalista yung mga kapatid, sila lalapit. Oo. Pero, ang hirap eh. Ano bang ginagawa niyo doon? Sa bread? Puro organize lang kami na, tsaka nood ng concert din sa bahay ng alumni sa UP dati. Hindi kami nakapag-progress talaga na as a formal chapter talaga na may Bible study sa campus. Hindi namin na fulfill yun eh. Hanggang sa natapos yung isang sem, wala kaming na-produce na na concrete ni Brad Anthony Hudemnan. Si Anthony, pucha, KNC worker ko yun eh. Talaga? Oo. Parang individual ako ng time na yun. Kapatid ni Sis Les. Yes. Kami yung magkasama sa Bread nun. Siya lagi yung talaga. Siya yung presidente ng Bread dun sa Perpetual. He was taking Naval Engineering nun. Wow. Naval Architecture yata or Naval Engineering. Tapos ako naman, I was taking Mass Communications dun sa Perpetual Health. Altas sa NCAA team. Kaya ako na in love sa NCAA dahil sa Perpetual. Ayan. Nung natapos yung isang semester, hindi namin, wala kami na-produce na formal chapter. Hanggang sa lumipat ako sa St. Francis dito sa Las Piñas. Nung sa St. Francis, tinry ko rin bumuo kasi wala namang kapatid sa buong campus. Ikaw na nag-initiate. Ako na nag-initiate, pero yun yung sabi dun sa Bread, dapat may kapatid muna. Yun, nag-consult ako sa Bread table sa apalit nun. Oo. Dapat may kilala ka na kayo mag-start. Kung isa ka lang, paano ka mag-start? Ano? Yun nga eh. So, yun yung parang lie about sa Bread Society. So, parang pinapalabas nila as if siya. Parang stand-alone organization siya na separate sa MCGI. Pero come to think of it, it's really part of MCGI. Kasi hindi yun mag-i-start na walang MCGI member. Oo. Yan. Ganun din, nangangaral. Para kang manggagawa. Pero ang target mo, mga kabataan. Oo. Mga kabataan sa campus. Pero ano ba yan? Mga kabataan lang talaga? Walang worker sa local na pupunta doon? Para sa manghikayat? Sa school? Sa campus? I think sa mga well-established na Bread chapter like PUP tsaka PLM, alam ko may pumupuntang worker. May nagkwento sa akin dati dun sa PLM chapter, pumunta daw si King Cortez dun. Okay. Parang naka-assign daw si King Cortez dun eh. Parang may nagkwento lang sa akin.
Oh. Oh, pero never ko kasi na experience talaga yung ano eh. Na well, nabuo talaga yung bread sa campus. Oh. Hindi eh. Hindi puro Dapat ano lang kami. Ano, dapat namigay kayo ng bread. Para oh, saka gulaman. Para may mahigpit. Ah, tsaka lugaw. Bigay na migay eh. Bread na nga kayo eh. Hindi pa kayo namigay. Na, puro plano-plano lang kami ni Brad Anthony nun. Ang time na yun. Puro usap-usap. Saka bata pa kasi kayo noon. So, hindi pa kayo marunong mag-organize. Ganyan. Mm-mm. Diba? Yes. See. We were young. Oh, ayan. May mga viewers na ba? Ah, hello. Hello. Sa Facebook, asan? Wala pa tayo sa Facebook. YouTube 5. Yan. YouTube. 5 watching. Oh, si Basic hindi makapasok. Ano ba 'to? Hindi makapasok. Siya host eh. Mamigay na tayo. Oh. Mimigay tayo ng shirts. Ayo, oh, mamimigay pala tayo ng t-shirts. Ito, ito, ito. Mm. Tatlo yung extra ko. Bigay ng EA. Epalane Apparel. EA. Kala ko EA Sports. Alam niyo yung EA Sports? Oo! Oh, sa NBA. EA Sports. It's in the game. It's in the game. Mukhang dito kinuha ni Basic yun eh. Buksan ko nga. Para ma-entice ito naman itong mga... may ganito ka ba? Ah, wala ano eh. Isang shirt lang. Pang UP to eh. Oo. Oh, hindi naman ako taga UP eh. Oo. Oh, ako nga. Oh, suot ko UE eh. Oo. Oh. Yan. Yan. Tagumpay. Diliman. Diliman. UP. Oh yan. Mga scholar ng bayan. Oo. Oh. XL yung kinuha ko, size ko, para sure. Kasi yes. Maraming matataba eh. Ay, mga UP alumni dyan. Pasok na. Oo. Pero yung bibigyan natin, mga taga Metro Manila lang. Kasi mahal pag ano. Ipapa overseas pa or province. Lalamove lang, lalamove. Kayo na magpapalalamove. Oo. Pick up la lang. Oo. Kasi kinuha ko na nga to dun sa main eh. Nagpalalamove na ako. Kayo naman. This is worth ano, 699 sa Shopee. Yes. So, oo. Yan. Kung lalamove nyo, 200, edi... Oh, nakakuha kayo ng magandang t-shirt na ano. Quality siya eh. Ganda nung ano niya eh. Pwede nang panlakad to eh. No? Oo, pwede. Bukod sa ganda pa yung design, no. Alam mo si nag-design nito? Oo. Si Danny. Eh. Oh, si kapatid pwede Danny. Pwede bang sabihin? Pwede yan. Si Brad Danny, KNP. Little. Oh, Danny lang KNP naman eh. Yung design nito. KNP. Oh, kapatid na Danny. Ano ba yung tanong kay kapatid na Danny? Ano ba naiintindihan mo? Sagot niya, sarap po. Sarap po, kuya. Sana ba basic visit? Oo, oh, sana ba yan? Link daw po siya. Anong link? Nasa Facebook. Ayan. Interview na si Basic. Mm-hmm. Ang history mga, ng ano, EA, ganyan. Oh, tsaka pwede mo rin yung isot pag nag, ano, nagra-rally ka, no? Di ba? Maraming aktivista dun. Pwede. Yan, tagumpay ng diliman. Supportado ba ni pakinggang... Yung mga nagra-rally? Ay, hindi. Ay, hindi ba? Galit na galit siya. Yung may nagtanong na taga-PUP dati.
Alala mo yun. Ay, oo. Controversial pala Tapos, yun. direct tag niya, si Joma Season, namatay lang recently. Oo. Oo, pinag-initan ni Bess yan. Direct tag niya yung mga tagayo, mga aktivista. Huwag daw Yan. suportahan yung ano. Mm-mm. Gets ko naman Oo. yung ang ano niya doon, yung gusto yung sabihin. Pero hindi yata ganun ang stand niya. Dati. Nag-iba ba? Nag-iba. Kasi Oo, no? nung panahon ni Gloria, may sinasabi pa siya noon, Fred Broccoli. I think natatanda mo to. Sabi niya, I'm ashamed to be a Filipino, but I'm proud to be a Christian. Oh my gosh! Oo. Nung What? mid-2000s yan, sinasabi niya yan. Kasi yan yung time na, inano, sinuspend yung dating daan noon for 3 months. Ni, ano, ni dating DOJ Secretary Raul Gonzales. Galit na galit siya kay GMA noon. Parang, kasi nga, parang nagsasabwatan yung rival church. Tsaka, yung administration ni GMA. Tapos, sinag-rally pa sila sa tapat ng DOJ noon. Diba? I mean, nakagalang pa sila. Yes, oo. Oo, yun yung time na, ano, mga 2005 yun. Sinabi Ba't niya kaya niya sinabi yun? Kasi ang mga members niya puro Pilipino eh. Di ba? Oo. Sa langit, puro Pilipino din, di ba? Sabi niya. Oo. According sa 2000, ano na, 2005. Pinapangaral. Oo. Parang sa pasalamatan niya yata sinabi yun. Yung, kasi suspended sila on air, di ba? So, oo, bagsakan pro yun. Pro-internal. Nakwento ko na kaya sa podcast. Sabi ko ano, kasi kami nagre-remit ng pera. May dala kaming 2 million pesos papuntang MMDO, this division office. Oo, may kasama akong police just in case magkabarilan po, tsaka hindi ko akalaing nire-risk ko yung buhay ko sa pagre-remit. Pucha. Boys, boys. Tapos wala ka naman sweldo. Wala. Ang ginagawa ko, kasi may panggasolina, hindi ko ginagas lahat. Hati kami nung kasama ko. Kasi may pahinante. Ako nagda-drive, tapos yung isang polis. Hati-hati kami nung tutukle. Yun na yung ano namin, pandestino. Mm-hmm. The next, ano, pagkakatipon. Kasi hindi naman binibigyan ng allowance eh. Oh, akala ko may 200 pesos kayong allowance every week. Iba yon kay Brad, ano yun? Yung KNP. Hindi, every day yun, 200 per day. Basta, binigyan niya ako ng task. Tapos yun, allowance ko. Pang gas. Kasi nagmumotor lang ako dati, palagi. Mm-mm. Parang narinig ko yata yun sa dati kong kalokal na nag-worker. Parang may 300 yata per week. 300 or 200. Hindi totoo yun. Dati, ah. Ewan ko ngayon. Panahon ni KD. KD. Ah, 5,000 na daw, eh. Nabalita. Oo nga, eh, diba? No? Sa Mindanao pa yata yun. Si Brad, ano? Ah, oo nga pala. Yung isang guest natin. Brad Dom? Oo. 5K per month. Sino kaya yung ano nun? Totoo kaya yun? Ay, baka yun yung NDA. Di ba may NDA nakalabas? Oo, may nag-leak nga yun eh. Si ano, 100 ways. Oo. To get out. Oo. Nileak niya yun sa ano, Facebook. Yung non-disclosure agreement. Kala mo naman may formal employment yung mga manggagawa sa MCGA. Kaya nga. Dapat expose yung mga ganyan eh. Kasi kawawa yung mga kabataan. Oo. Buti nga yung... Naalala ko yung teleperformance na na-employee ako dyan. May pinapirma sa amin. Anything that you will invent or you will come up as a system, hindi mo siya pwedeng gamitin sa ibang company or cannot disclose it outside. Uh-oh. May NDA kaming sinign dati. Pero yun, okay yun. Kasi bayad kami. Tapos we're using the company's equipment.
Tsaka premises nila. Unlike sa MCGI, parang anong karapatan nilang gawin yun? Hindi naman sila nagpapasweldo. Wala, volunteer lang. Sila lang. Volunteer lang. Gusto ng MBA. So, dedemanda nila. Oo. Pag lumabag doon. Pasweldo muna kayo na matino bago kayo mag-MBA. Saka labasan ng baho yan. Diba? Oo. Sige, demanda nyo ako. Lalabas ko yung baho ng iglesia nyo. Ba-blackmail sila. Oo. Kaya parang hayaan na lang din. Parang, parang sino ba hindi gumawa ng kapalpakan, di ba? Parang ang sama naman nila na mahilig sila mang blackmail ng tao. Saka kasi volunteer lang lahat dyan eh, di ba? Ah, may nagkwento, sabi niya, ano, yung nanay niya. Pwede ko kaya ikwento yan. Pinagagawa ng mga Excel sheet. Mga tulungan. Oo, kawawa. Parang nahirapan yung kalooban ng anak niya. Kasi yung nanay niya, matanda na. Tapos, wala man lang. Hindi niya nagamit yung laptop eh. Nag-i-Excel siya sa cellphone yung nanay. What? Ina-update yung mga ano records ng local MCJ cares, yung mga kung ano nung tulungan. Yung free store, ganyan. Tapos na naiiyak na yung bata dahil kawawa yung nanay niya. Parang inaabuso. Ang tanda na daw nung nanay niya, binibigyan pa ng kung ano nung tungkulin na pang, mga techie. So, nauubos yung oras. Wala naman, sweldo. Oo. Kawawa. Ano ba to si Basic? Di daw siya mga pasok. Hindi makapasok. Sino to si Ali Mirza? Hey bro, kamusta po? Narinig ba? Hello. Well, nakipasok lang ako. Ah, galing saan po? Closet, bro. Bro, closet. Closet. Galing ready na. Baka isipin ni, ano, eh, nagtitik-tik. Hindi na ako nagsasalita. Ah, hindi. Ah, okay lang. Welcome ang tik-tik. Ah, actually, hindi kami naniwala sa tik-tik eh. Ang tik-tik kasi, ano, lahat, diba? Pinagbibintangan lang. Ipapalabas ba ito, bro? Ano daw? Pa? Ipapalabas ba ito sa, ano, sa channel? Well, actually, yeah, live. Ano, live na to sa live channel. May anim na to. Oh, YouTube, anim. Ayan at po. At least, nabanggit tayo, nakisali. Gusto ko lang mag-react, bro. Oh, saan po? Sige. Eh, nung prayer meeting, mm. Ang topic nila, yun daw mga umalis ng MCGI care. Antichrist. Ah, talaga? What? MCGI care, ah? Hindi yung mismong MCGI. Ay, MCGI, eh, pagkano, pwede natin gawan ng review, pwede mo, bro, Colin, na tingnan yung, napanood ko lang yung actually, kasi hindi na ako binibigyan ng link ngayon, eh. Kasi nung nawala si Brad Ellie, hindi na ako umatin. Since last year. Oh, hindi na ako matin kasi nga kung ano-ano na yung pinagtuturo eh. Sabi ko parang hindi na ganito, sabi ko. Hindi na ganito, sabi ko. Nakadiscussion po ka pa yung ano eh, district servant eh. Dahil nga, ayun nga, dami ko na nga na kinukomplain, ganito, ganyan. Sabi ko parang hindi ganyan yung tinuturo ni Brad Ely eh. Sabi ko. So, yun, eto lang. Ano, mag-share lang ako eh. Since nandito na rin. Opo. At least, i-share ko na. So, ayo siguro kung malaman din naman kung sino man mga district servant o manggagawa yun. Sinabi ko yun sa kanila na sabi ko, bro, hindi ganito yung parang pagkakaalam ko sa turo ni Brad Ely. Kasi nung araw, nung naadib ako, iglesia ng Diyos eh. Oo. So, ano pa yan? Hindi pa MCGI eh. Hindi pa MCGI. Ah, haligit sarigan. Saka hindi ako yung, ano, hindi ako yung kapatid na malamig o ano, na atin dito, atin dyan, kung kailan gusto. Talagang ano ko, active ako, maatin ako dati. Talagang, may tungkulin ka ba, kapatid? Opo, nung araw na ano ko na group servant kasi nga yun? Yung dating group servant na napalitan ko, hindi na siya naka-attend siguro, parang busy na sa trabaho. Mm-hmm.
So yun, gusto ko lang, siyempre kasi wala na ako makausap eh. Mm. Yung siyempre, buong pamilya ko, ka-anib eh. Oh my God. Bako po. Oh, hindi, siyempre, at least, hanggang kailan ko ba ibubulgar eh. Kumbaga parang, kasi sa Biblia, yung sa loobin mo, na pag hindi mo nilabas yan, totally, sabi ng Panginoong Jesus eh. Sabi ng Panginoong Jesus, isigaw mo eh, di ba? Mm. Isigaw mo. Tapos eh, bakit itatago, di ba? Akin binabasa eh, Brother Ellen. Isigaw mo. Humiyaw ka ng malakas, di ba? Oo, tapos tumalaki pa yung mata, di ba? Yung mali, di ba? Sabot na ganun, no? Eh, kaya lang ang nangyari, bro. Nung nakadiskusyon ko nga yun, mga worker saka district servant, ayaw akong bigyan ng, ano, eh, syempre, mga kasama ko sa bahay, kinukuha yung cellphone. Kumbaga, pagka ako na yung entrada dun sa diskusyon ko doon, naka-record yun, bro, eh. Nakasum kami noon, eh. Sum kami, dinidiskusyon ko yung ano. Kasi nga, sabi ko, bakit hindi nangangaral nga ito si, ano, si Kuya. Kuya. CR. Sabi ko, bakit hindi mo nangangaral? Sa labas. Eh, di ba ang sabi, kapag eh, pinagmamalaki pa ng mga MIC, KNP, na pag nawala si... Mm-hmm. Si sasalin daw yung spirit. Ay, sasalin yung ano. Sabi ko, bakit ano, bakit parang hindi ganun yung nangyari? Tapos, ang pinakapalusot naman ngayon ito ni, ano, ni KDR, eh, hindi daw, baka ayaw nyo lang yung ano, baka ayaw nyo lang yung gusto mong gawing na ipangaral o kung ano. Basta dami niyang ano eh, dami niyang palusot eh. Sabi ko eh, sabi ko gusto ko ipasok nyo ako dyan. Sabi ko dun sa, ano, dun sa, eh, sa district servant. Dun sa ano, dun sa servant namin dito, sa some servant or ano man yun, district servant yun. Kung ano. Kasi mga bago na sila eh. Hindi na yung sila yung wala na yung luma. Sabi ko kung may serbisyo ng kapatiran, ako sabi ko ako si ano, si Brad Daniel eh ayaw ibigay. Pinarang na ako tapos hindi na ano, wala nang follow up, hindi na nag-follow up. So yun, ay kan eh, nangyari. Sabi ko parang iba na to, iba na. Pati yung dating daan pinagtatanggal na sa mga lokal. Eh yun ang ano, yung trademark ni Brad Eli. So yun yung maging naging ano ko. Pero ito, since nandito na ako, so kung meron man nakaka... Eh, alam na itong broccoli, eh. Nakakaalam nito, eh. So, kung meron man maka... Ano sa akin, maka... Kailan, basta at least nilabas ko yung ano ko. Hindi ako yung nakatago sa aparador na... Ano, maaaring, syempre, protection na rin, safety na rin sa yung mga relatives na ka-anib dyan. So, basta ako, hindi na ako... ano magmula nung nawala si Bradelli. Pero before pa lang nung nawala si Bradelli, parang nagkakaroon na rin ako ng ano ng isipin. Sabi ko, napapaisip ako, sabi ko, bakit ang dating daan eh dami ng member, hindi man lang pagpatayo ng mga kapilya or ano, ang laki ng kinikita eh. Oo. Eh sabi ko bakit ganoon ako, tapos yung mga member eh walang ano, pero tingnan mo naman sila, ano man. Naka-mansyon, naka-gaganda na sasakyan. Tapos kung mahihingahan yung mga member na ano naman, yung kumbaga parang ano naman, di ba? Yun yung medyo naano ko rin dito nga sa sisan dito na rin, ano, kung meron man nakakakilala na mga kaanib. At least sinabi ko yung side ko. Na talaga yung pinag-aaralan nila ngayon, wala na yan eh. Wala. Hindi na siya yung dating ano eh. Hindi na siya yung dating daan. Hindi na siya. Oo. Bago so, na. So, sinasabi ko yan, dahil syempre ako, kahit namang kapraso, naaralan din ako ni Bradelli. Yung mga natutunan ko is, nandun pa rin naman. Pero yung sinasabi nila, eto nga, wala nga ako makausap, kaya pumasok na ako dito. Sabi ko, kakausapin ko. Tagal ko lang gusto kausapin niya, yung mga worker, kahit si, ewan ko, si Bradani, parang Bradani na balis eh. Bakit para nakatago na sila ngayon eh? Eh sabi nga ni Brad Eddie. Sabi ni Brad Eddie. Closet yan, Danny. Para kayong mga asong hindi na makatahol eh. Parang yun ang nangyayari ngayon eh. Parang yun ang nangyayari ngayon bro, sa totoo lang. Pero ako kahit na ano, hindi na ako umatin dyan, yung pinaparatang nila ngayon na sinasabi nila na Antikristo raw yung mga umalis,
parang wala yun sa akin lang ha, parang sa tingin ko hindi yun yung ano eh, sina, yung binasa nila, yung sumulat nun, yun yung nandoon 2000 years ago, tapos parang ngayon kine-claim nila na ano. Kung may recorded kayo nun, pwede nyo i-review yun. Pero yun nga kasi na narinig ko, no, based dun sa actually dun sa ano, kwentuhan nila. Hindi ko narinig. Narinig nyo ba yan? Hindi kasi ako dumadalo recently. Kasi tinry ko dumalo. Hindi ako binibigyan ng link. Hindi na ako binibigyan ng link. Ah. Kasi bigyan kita minsan, Brad. Opo, yun nga yung nangyari nga nun. Yung nangyari nga, no, sabi ko pa, hindi na talaga to yung biruy mo, ayun nung walang kainan. Pwede kumain. Diga, sabi ko, wala na, iba na. Iba na siya. Iba na. Diba tapos, papalisod na naman ito ni Labrad Rodel, ni yung mga nandyan sa Hadel. Eh, baka kapatid, eh, kung gusto mo dyan, dyan ka. Naman yung ano eh, sasabihin nila eh. Kumbaga parang, minamanipulate na nila yung ako, pwede naman akong ano eh, pwede naman akong humarap sa kanila eh, hinaharap ko nga sila eh, actually hinaharap ko sila, hinaharang lang talaga nila pagdating dito sa mga district servant, zone servant, ayaw nilang parating kay ano, ayaw nila iparating kay KDR. Talaga may tinatago sila, actually may tinatago sila talaga, minamanipulate nila lahat ng programa. Eto mga introduction na to, yung mga pasalamat na yan, nakakatahin sa Diyos. Tapos yung pinapakita mga video, pinapakita picture doon sa sugo nila. Puro si KD. Pero sa totoo lang, ako lang sabihin ko, doon sa akin, sa criteria na nasa Biblia, sa paniniwala ko, hindi siya sugo eh. Kasi ang sugo, nakangaral eh. Eh kaya lang, sasabihin na naman nila, yung mga KNP, KNP niya, sasabihin na naman nila, nangangaral naman kami. Kaya lang yun nga, bakit ayaw nila lumabas sa mga ganitong ano, diskusyon? Kaya ayaw nila makipag-diskusyon kasi nga, sasabi sila eh. Lahat sasabi. Sa totoo lang. Sa totoo lang. Oh, sinasabi ko na to. Ayan, lumabas na ako dito. Kasi nga, wala na akong makausap eh. So lahat sila, parang natatakot na sila eh. Kumbaga parang, biruin mo, lahat ng kasama ko dito sa bahay. Kumbaga, ako yung mas nauna sa kanila, sa totoo lang. Na, nananib dito. No pa, nung, parang hindi na ako naging sangayon sa kanila nung dahil nga dyan sa mga kapirahan na yan. Parang, sabi ko, parang may mali, sabi ko. Biro mo, sabihin mo na lang na maliliit na religion eh. May mga kapilya, maayos. Adventist, Mormons. Kung tutusin niya, mas malaki pa yung dating daan dyan eh. Pero bakit wala man kapilya na ano, na tapos eh naman sila, na lifestyle nila. Oo. Sa management, may mga property sila. Sa mga ganda. Yung mga sa lower, wala. Parang yun, yung palabas na yung may train, ano bang, putya, nakalimutan ko. Basta may train eh. Doon sa bandang harapan, yung mayayaman. Yung mga slaves sa likod. Snowpiercer. Yeah, Snowpiercer. Ganon. May patatang. Pero yun nga yung gusto kong maging reaction since, yun nga, kung mayroon mga member na makakarinig nito, makakarating. Yung sinabi nila na i-revise nila yun, reviewin nila maigi yung pinag-usapan nila dun sa Hadel. Yung sinasabi nila pag lumabas daw sa MCG Icarus nila, Antichrist, Antikristo. Matagal lang aral ni Soriano yun. Kalabang hindi, ka na yun. Di pa nung bago nga na wala si Brad Eli. Nag-Bible Expo siya. Binawi nga niya yun. Kasi doon sa Hadel, pinag-usapan nila yun. Yung 666. Nagtanong si KDR eh. Ano ba pagkakainit dito sa 666? So, sumagot si Brad Rodel. Eh, yun yung ano, Santo Papa. Sabi niya. Hindi na daw. Bago na wala si Brad Eli, nag-Bible Expo siya, binawi nga niya yun eh. Ano na daw? Sino na daw? Ang Antikristo, siguro hindi ako yung pinaka-ano para magsabi, pero yung diwa na pagkakaintindi ko, na yung Antikristo raw na yun, yun yung tumanggi. Yun yung tumanggi sa sino yan? Sa Kristo.
Kami ba yan? yun yung tumagi sa Kristo. Yun yung sinasabi. Yeah, pero siyempre ako, eto, sinishare ko lang naman since nandito na rin lang tayo. So, Antikristo pa lang. May hiwaga pa siya dati. Yung Vicarus Filidei. Vicarius Filidei. May bilang pa yun. Bilangin daw yung number ng hayop. Binawi na pala. Oy, welcome, Chef Lebron. Basic. Hi, Chef. Na-late ka. Kasi lang. Kayo muna dyan. Naga lang. Nang chicks ka na naman, ha? Oo, sumibak ka na naman. Kaya na mo. Bible muna tayo dito. Sa yun na-share ko. Yung aking... Ay, bossing! Boss Ali, no? Yung aking salobin dyan. Dyan sa... Dito nga sa nangyayari. Ang daming naliligaw na. Opo. Kaya lang napapalabas nila kasi na sila yung tama eh. Sila yung napapalabas nila kasi tinatago nga nila. Ang mangyayari kasi nga yung programa, nasa kanila lang yung mic. Mm-hmm. Yung mga hindi ko na makita eh. Hindi na lumalabas eh. Yung mga X-Man. Oo. Yan yung mga nakikipag-debate eh. Nung araw eh. Ewan ko si Brad Dani na balis. Bakit naka-ano na to? Noong araw, di Batista yung mga yan eh. Totoo. Uy, bakit ngayon? Wala nang... Halata naman si Brad Dani na may laban siya. Pero parang ginagawa na lang ngayong pagsang-ayon. Dahil parang ginagawa na lang yung trabaho. Ganyan. Na three times a week, mag-work siya. For the heck of it. Pero halata mong hindi talaga siya sang-ayon eh. Hindi ko ma-review niyo yun, bro, kung mapapalabas mo ngayon yung video. Sa ano ko napanood yun eh, kay ano ko napanood yun? Kay Onesimus. Alin po? Oh, si yung, Idol. Kung mapapanood niyo yun, bro, pwede niyo reviewin yun. Pwede niyo rin tutulan yun. Kasi sinend ko yun sa mga kasama ko sa bahay. Sabi ko, yan, isend mo yun dyan sa mga gawa, tutulan nila. Mm-mm. Nako. So yun yung parang naging... Ano, kasi wala na talaga eh. Sabi ko, saan ako pupunta? Sabi ko, kasi hindi na to yung hindi na to yung parang sinapalatayanan ko dati. Mm-hmm. So, maaaring sasabihin na naman niya, yung mga KNP, MIC na yan, oh bro, baka naliligaw ka lang, ganito, ganyan, blablabla. Kasi yun lang naman yung pang-ano nila eh. Sa demonyo yan. Yun yung pang-ano nila eh. Pero kung talaga pag-aaralan mo yung nasa Biblia eh, sila yung ano eh, sila yung lumilis eh. Oo. Minamanipulate nila eh. Saka iba na yung ako, pwede naman ako humarap sa kanila eh. Gusto kong harapin yung mga yan, yung mga MIC na yan eh. Kaya lang di mo nga maharap kasi district servant, so servant pala, hinaharang na. Kasi pag Daniel na parang siya, hindi ko makausap eh. Yan yung pinaka ano namin sa ano eh. Doon sa lugar namin eh. Wala na, hindi follow up nga, hindi na ako pinalo up eh. Eh, di ba, utos sa Biblia eh, sagipin nga eh, pinapasagip nga sa apoy eh. Nung nagkaduda diba? Na sa kanila, wala na, hindi na nila, Brad, ganito, ganyan. Hindi na parang papante. Parang nangyayari na lang niya, pupunta na lang nila bahay-bahay para mangulekta na lang. Mm-hmm. Pag may laban ka na kasi, ayaw na nilang... Ano? Di ba? Pag may laban ka na, hindi ka na talaga sasagipin. Hindi na, wala na nga, yun nga. Lumabas ka na, you're welcome to get out. yun nga yung inano ko sa kanila. Sabi ko, kakausapin ko, kakausino man yung mga ano na yan. Eh kaso, yun nga, hanggang doon pa lang, pinutol na nila eh. Hindi na nila ako pinaano doon sa pinaka... Ewan ko, siguro, hindi yan talaga ang tunay na ano. Pero syempre, kung bakit hanggang ngayon, pa rin ako ng ganito. Kasi syempre, ilang taon ako nandyan eh, yun yung pinaniwalaan ko eh. Of course. So kung bakit nagkakaroon pa rin ako ng ganito, kumbaga yung iba kasi nasabi, ba't di ka makabumbun, ganyan. Eh pero may ilang taon ako dyan, eh. Natural na siyempre, yung kalooban ko eh. Kumbaga parang siyempre eh, ako minaral ko rin yan eh, yung turo na yan. Na siyempre daily ko yung natutunan eh. Dati hindi naman ako naniniwala sa mga ganyan eh. Mm-hmm. Eh siyempre, sumampalataya. Tapos bandong huli, ganyan nga yung mga yan. Okay. Balikan mo yung unang pag-ibig mo, bro. Yung... Eh, yun talaga. Binalikan ko yung unang pag-ibig ko. Ang unang pag-ibig ko talaga si Kristo. Ayun. Ah.
Yun ang talagang una pag-ibig ko. Kasi bago ko na alib dyan, talagang mahilig ko na ano, mga basa-basa na ako, ganito, ganyan. Kasi parang hinahanap ko talaga eh. Okay, tapos ganito nga, yung paniniwala ko, nagkaroon na nga ng ganyan, sabi ko parang puro ano na lang. Biro mo, si Fratelli, pagka nagpapaksa yan, pinag-i-important pala talaga na pagte-texto eh, bakit ito ngayon? Wala nang pa. Ano, wala nang paksa matutunan, puro ano walang na lang. Maisip niya eh. Style. Oo. Tapos eh, sasabihin niya, hindi daw siya, hindi na daw siya, ano, sabi niya kay Brad Roland, mm-hmm. eh, di na ako magkakalkal ng hiwaga. Ah, hintayin mo. Hindi na. Eh, ang hiwaga eh, lang. Ang hiwaga sa Biblia. Ah, sinasabi ng hiwaga sa Biblia, si Kristo yun eh. Oh, napahiya si Brad Roland dun eh. No? Eh, di yung sabihin, hindi na nga niya kakalkalin yung, ano, yung hiwaga. He was expecting eh, na it's gonna be the same as Brother Ellie. So, maaaring hindi ako maano, bro. Maaaring hindi ako maano sa mga ganyan talata-talata. Pero yung diwa na ano ko eh, nare-recall ko eh. Mm. Kasi yun yung ano, yung nakadiskusyon ko yung ano, yung sound servant, yung district servant dito sa lugar namin. Ano yun eh? Yun yung binablock nila sa akin eh. Sa ang talata mo nabasa, ganito ganyan. Binablock ako eh. Eh, natural ako isang member na hindi naman ako katulad nila na pumasok masitas ng seminaryo. Oo. Ibablock ako ng ganun. Saan nyo nabasa? Ganto ganyan. Eh, di natural. Mahahanga ako doon sa discussion namin. Pero yung pinopoint ko nga sa kanila, kaya di na ako umaatin. Kasi nga, ganyan nga, yung nakikita ko nga na kung ano-ano yung pinagsasabi, kung ano-ano yung mga, wala na yung mga dating paksaan, ganito. Magkikwentuhan na lang sila. Kung tutusin, mag-i-introduction lang naman siya ng ilang minuto eh. Tapos uulitin na lang nila. Oh, Brad Joseph, ano natutunan niya? Tapos magpapaikot-ikot na lang yun. Sabi ko, wala. Nakakabobo. Ayoko na talaga makinig. Tinatry ko pa rin minsan pag nagugas akong pinggan. Wala na eh. Wala. Pucha, walang alam. Hinaharap ko nga sila, Brad eh. Hinaharap ko nga yung mga yan eh. Nangyari, ayaw na nila akong ano eh. Kasi kung ganyan, porkit lumaban na ganito, ganyan. Eh, yung sabi ko naman doon sa isang worker, sabi ko, bro, kung ako man eh, kako parang kung sa tingin nyo yung naliligaw ng landa, eh, sinasabi naman sa Biblia eh, kung itong tao na to eh, nakakagawa man ng ano eh, pinapaligtas nga eh, pinapasagip nga sa apoy eh. Eh sa kanila, porkit nagkaroon ng konting ano, eh di dapat aralan nyo. Di aralan nyo ng aral na kaya nangyaring ganito, ganyan. Dalawin nyo. Kantahan nyo. Consultation. Kasi kung magko-consultation, papasok talaga ako sa consultation eh. Eh kaya lang wala na eh. Ayaw na eh. Yung mismong kapatiran na pagsasabi nila. Servisyong kapatiran, hindi nga makapasok yung ano eh. Ini-screen nila bago nila papasukin. Totoo so, yan. Kailangan valid yung ano. Kasi yun yung dinahilan ko doon sa mga worker. Eh. Ayan, kung kilala ng mga worker, ako lang yung nag-iisang ganun niya ata doon sa division. Eh, na talagang naging, ano, naging nanahimik lang talaga ako nung nakaraan. Kasi wala na ako makausap eh. Ikaw kasi, lang syempre, lumabas mga kapatid, siguro. Mga kabrader, mga active yan. Eh ngayon, kaya hindi rin ako makalabas-labas. Ang dami ko rin mga kaibigan sa iglesia. Mm-hmm. Okay naman sila. Wala akong masabi sa mga kapatid. Wala akong ano sa mga... Yes, mabait naman sila. Ang mga robot kaya yan rin, eh. Kaya rin hindi rin ako, hindi rin ako makapag-open-open sa kanila. Ay, ito kasi, ma-share ko lang. Opo, yung sige insurance po. Agent ko, kapatid. Oo. She's actually nice. Kahit, I think she already knew na I already left the church, pero she didn't bring it up during our magaling kasi yan eh. Kasi regular worker yan dati. So marunong yan makihalubilo sa mga hindi kapatid. Mm-hmm. So okay yan. Pero siya ba? Mm-hmm. Active ba? I didn't even ask her. I mean, sa itsura niya, naka-makeup, mahaba pa rin buhok. Oo, nakagayak pa rin siya. Oo. Active pa yan siguro. Active. I think so. Oo. Eh, yun lang, bro. Yun lang yung medyo naging comment ko na
pagka umaalis sa kanila, parang parang galit yung inaano nila eh. Pero dapat yun kasi kinapanim nila. Ang dapat kinakaawaan nila eh. Oh. Pero ngayon pag lumabas, kaaway ka ako. Kaaway ng Diyos. Sa mga pagsasabihin sa inyo. Parang ito, si Brett Colley. So, lumabas siya. Parang atigis sa kanya, is masama, ganito, ganyan. Parang ako ganito. Ako ba? Sabi niya? Hindi, opo, yun yung sa kanila. Yun sa mga MCGI member na katulad ko. Ako, tingnan mo ako, na ito. Mukha ba ako masama? Oh, ay, ako bro, kaya medyo ano lang ako. May binigyan ako doon pera sa labas, yung nawamali mo. Medyo ano lang ako ngayon kasi syempre tagal ko walang kausap eh. Magmula ano naman si Brad Eddie kung ano-ano na pinagtuturo niya nila mga ano eh. Mm-hmm. Pero syempre ako eh bilang ano ba naman tayo, makasalanan. No? Tapos eh, ayan, ganyan nga yung mangyayari. Pati dyan sa ano nila. Sa congregation nila, kung ano na rin yung mga pinagtuturo. Nakita ko rin, nung itong kapilyang pinagawa nila sa Apalit, yung malaking kapilya na yan, nung araw na naanib ako, ang sinasabi nila, ang mga kapilya susunugin. What? Diba? Susunugin eh, kaya nga hindi nga nagpatay yung kapilya sila, Batelli. Gugunawin ang mundo. Gugunawin diba? Eh ang pati local nila, ipapatayo daw, ang sinasabi ang templong ipapatayo daw yung mga tao. Ah, so, kaya hindi nakapagpatayo ng mga templo. Eh ba't nang ngayon nagtayo sila ng malaking kapilya doon. Sa Palit. Pero ang alam ko kasi nung ayan, isa lang naman 'yan eh. Yan yung naging parang palaisipan din sa akin noon eh. Sabi ko, yun nga dumating nga yung malaking ano na yun. Tapos eh, hindi man makapagpagawa ng mga kapilya. Nung nag-pandemic na, dami nagsara eh. Oo. Pero hingi pa rin ang hingi. Tapos wala namang, broadcast na, ano. Eh di pas lalo ngayon, wala na satellite. Para sa inyo ang abuloy. Replay na lang sa... Ah, wala na pala yung mabuhay satellite na inuupahan nila. Hindi, sabihin sa ngayon, para sa inyo ano, yung abuloy. Kasi wala nang satellite na ano, di na nga sila nagbo-broadcast eh. Lahat ng pinapalabas nila ngayon eh, puro ano na lang eh. Si Best pa rin. Yan na. O, hindi, yun nga. Ang ano doon, yung sa akin doon, isa rin doon sa naging palaisipan sa akin. Uh-huh. Si Best ang magdodoktrina. Pagpasok mo, iba na yung turo. Oo. So, dahil dapat gumawa rin siya ng sarili ng doktrina. Amen. Kasi nga, Kasi nga, ang dami na niya, ang dami ng pinagtuturo na wala sa Bible. Yun lang ayuno na pwedeng kumain. E di, yun, wala yun, ang alam ko, wala yun sa doktrina ni Brad Eli. Wala. We have no food. Tubig lang. Eh, nung nag-ayuno si Kristo, yun nag-ayuno yung mga apostol eh. Ang sabi sa Biblia, nagugutom kami. Higher form na yung kay Kuya. Ay, higher form. Mas nataasan pa niya si Kristo, ganun. Yun nga yung, kumbaga parang bakit hindi nila maano dyan. Ako, ewan ko, itong mga X-Men dati, mga Dibatista to eh. Hindi mo makikita rin yun. Wala na. Cesar Adamas. Nasa Reddit na rin siguro. Si Brittany na bali, si dati yan, umahatin pa yan kay Don Manolo eh, sa Genius Family. Tapos kayo, wala na rin, hindi mo na rin ma-ano. At yun, nung araw, hindi ko nga nakita yan si Brad Daniel na umaharap sa mga, yung mga highlights na talaga mga showdown, hindi mo makita eh. Wala. Tapos ngayon eh, leader. Pero naging leader. Absent nga yan sa aralan eh. Oo. Tapos yung ko nakita niya. Father ko. Nung una niya nakita si Daniel Rason. Ang reaction niya. Tapos yun, sabi sa akin, mga kasama ko sa bahay, ba't daw ingit daw doon kay DR. Sabi ko, di ako, dahil naman akong laban dyan eh. Sa totoo lang, personal. Wala naman akong ano sa kanya eh. Ang sinasabi sa Biblia, yung turo eh, yung mga namiminuno. Yun yung kailangan na, sabi ni Brad Eli, sawatain. Tama. Pero personal, wala akong kay KDR.
personal, wala akong ano sa kanya. Kaya lang yun nga, yung mga pinagtuturo. Kaya pati itong mga, ano, itong mga MIC KMP. O siguro, kung patawag ako niya mga ngayong oras na to, harapin ko yan sila eh. Ang tagal ko lang gusto makausap yan sila. Na wala, gusto ko ipatunayan nila na tama yung mga pinagtuturo nila dito mga nakaraan, lalo na yung wala si Bes. Si Rodel Mangiliman nga, pini-PM ko. Tapos binlock ako. Oo, oh, kaaway ka ng Diyos kasi. Hindi, ako, sa totoo lang, kahit yung mga yan, nagsimanarista yan, gusto kong diskusyonin yan eh. Talagang kahit na ano, bigyan lang ako ng oras, talaga pag-aaralan ko talaga yung ano, yung Biblia. Madiskusyonin ko na talaga yung mga yan. Mm-hmm. Hindi, ako, ito, si Brad Oli, marami subscriber to eh. Marami na rin mga taga-adsit na nakaano dito. Kaya alam niyo yan, mga ano, yung mga nakikinig na yan. Sabihin niyo, doon sa mga, ano, doon sa mga MIC niyo, ngayon kung kakasa sila, talagang harapin ko yan sila. Ako, hindi yan. Dami nang umamon dyan eh. Hindi, inarap ko yan bro. Itong mga district servant nga, hinarang nga nila, blinak nila ako, ayaw nila lang, hindi, kahit dyan sa mga KNP, KN, MIC, hindi na nila pinarating. Taka nila pa lang, sinara na nila eh. I think maganda dyan, bawa, ano ka, legit yung tanong mo kunwari. Tapos biglang pag live na, saka mo biglain na, diba? Di huli siya, diba? Yung ano, yung nagkaroon ng natatandaan nyo, yung dati nag-birthday yata si Birthday Eddie nun, pa-concert sila, no? Kantahan, yung, kumbaga parang, na-suspend yata isa ka-brother na yun na in-upload sa YouTube yung mga kantahan nila tapos eh, pinipirahan nila yung mga ano. Ah! Yung mga member. $1,000 sa local dito. Eh magkakabati pa yung mga sila eh. Pagdating talaga sa pera, talagang united sila eh. Ah, nandun pa si Yuli. Tapos ngayon, wala si Bes. Nakita lahat ng ano nila. Kaya doon ko napatunayan na hindi ito yung ano, hindi ito yung iglesia na nasa Biblia. Uh-oh. So kaya ngayon maraming ano eh, maraming naligaw. Mm-hmm. So ako maaring iba tong napasukan ko. Mm-hmm. Maaring iba tong napasukan ko. Ito katulad natin, itong discussion natin ngayon. Mm-hmm. Kasi nga kayo, kumbaga parang naano na kayo eh. Pero ako nandoon pa rin ako. Nandoon pa rin ako doon sa pinaniniwala ako. Niniwala pa rin ako na may Diyos. Ayos lang yan. Ayos lang yan. Oo, open kami sa ganyan. Naniwala pa rin ako kasi yun yung ano eh. Kasi dumating na rin ako sa point na nung araw bago ako naanib, talagang wala akong kinikilala eh. Hindi ko ano yan eh. Siyempre eh, nung naaralan. So, may mga bisyo ka dati. Mm-hmm. Hindi, wala naman bro. Wala naman. Hindi naman ako dumating sa mga ganyan. Hindi ka talaga mabisyo. Pero dumating ako sa point na wala akong paniniwala. Na siyempre bata pa ako noon, naanib ako siguro mga 17 yata or ano something. Oh, pareho tayo. Noon mga ganoon nung naanib ako. Tagal mo na sa iglesia, no? Nung naanib ako, kaya diyan ko nasaksihan din yan eh, yung mga nangyari na yan, lalo na yan, nawala si Brad Willie, Brad Willie Santiago. Oh, hello. Naano ako diyan eh, naano ako diyan nung nawala siya. Smisan lang daw tayo sa may Brad Willie. Eh parang naano ako doon nung sabi ko kasi malaki din yung naging ano niya eh, nung naanib ako kasi pag sagi siya yung taga-base eh. Mas maganda pa nga yung mga delivery niya ng mga ano pag nagpapasay. Minsan nga may nag-compliment eh na bakit si Brad Willie daw is mas magaling daw kaysa kay Soriano. Alam mo yung reaction ni Soriano? That's the proof na effective akong tagapagturo kapag yung estudyante ko is mas magaling sa akin. Ganda ng sagot ni Soriano dun. Nung mga 1990s. Pagsabay ng estudyante niya, ano na. Yeah. Tapos, yun nga. Yung, di ba ka, dinidiskusyon na nila si Willie Santiago dati. Unfair naman kasi yung ginawa nila. Hindi na nga nila masagot yung tao. Tinanggal yung ano, nireport yung YouTube nung ano, ni Brad Willie. Sabi ko, paano nga makakasagot yung tao? Eh, pinagsisiraan yun na nga eh. Kung tutusin yung mga pinagsasabi nga nila. Puro personal eh.
Pero pagdating doon sa aral, hindi naman nila matutulan eh. Gumawa pala siya si Sunny Catanan, tsaka si Rodel Mangiliman. Eh, di ba tinigil yun eh? Tinigil yun. Tumigil yun sila. Hindi nga sila makasagot dahil nilalampaso sila ni ano. Ni Willy Boy. Ni Willy Boy. Tapang mm-hmm. din. Hanggang ngayon, di ba? Walang tigil oh. kaka. Hello! Yeah, pero hello. Sa totoo lang, mas may naano ko kay Willy Boy ngayon. Dahil, mas sa kanya na ako nakikinig eh. Dahil, mas may natutunan ako naman kung pwede ito sa kakabila. Oo, nagpa-pray pa nga ako dun eh. Na, kahit nasabihin mo na may collection dun sa kabila. Kahit sabihin mo na may collection dun sa kabila kay Willy Boy. Uh-huh. Eh, sa Biblia naman, may collection din eh. Kahit noong araw pa eh. Mga panahon pa nila Abraham, nila Moises eh. Nandiyan uh-huh. na yan eh. Kaya hindi rin nila pwedeng masumbatan nyo. Kasi lahat naman ng ano ngayon eh, mga religious ngayon, puro meron namang ganyan eh. Meron. Ay, batiin natin yung bagong bisita natin. Oh. Si Naji Toro. So, kamusta ka, Naji Toro? Yun, Naji. Magsha-share ka. Saan mo kami nakita, bro? Yung link sa Reddit ba? Facebook? Yes, for Reddit. Reddit, yun. Uh-huh. Pero matagal na po na subaybay ko dito. Ah, very good. Uh-huh. Oh, dalawa na itong mabibigyan natin ng t-shirt. Yes. Oh, taga Metro ba kayo? Brad Ali, taga Metro ka ba? Outside. Bro. Taga Metro ka ba? Ah, hindi po ako, Cebu. Cebu. Eh, paano mapapadala tong tagumpay t-shirt? Oh, ganda oh. By Epaline Apparel. Oh. Bayaran mo na lang LBC niyan. Sa akin na lang to. Magkano ba LBC pa Cebu? Ano lang yan? 100 something lang yan. Kaya kaya ba? Talaga ba? May Lazada Shopee eh. Oh. Oh. Chef, LBC na lang. Padala mo. Chika siya lang sa broccoli yung pang LBC niya. Okay. Sa sweldo, pag hindi kaya, magkano lang naman, ako na magpapaluwal. Oo. So yun. Sige. Salamat sa juice. Kung wala lang kayo ha, pag meron, Gcash sa akin. Kapadala ko yung t-shirt. Yan. De, yun nga, ano ko dito, yung kung meron mang dapat na maliwanagan din. Kasi maraming ano eh, marami akong kaibigan dyan. Na hanggang ngayon, di nila alam na nagkaganto ka ako dahil siyempre, yung nangyari nga din dito sa MCGI. Pero sa totoo lang, wala akong ano sa kanila, kay Brad Daniel, hindi ako ano sa kanila personally, ang ano ko nga yung turo eh. Turo? Eh pero bro, halimbawa, yung ginagawa niyang poverty porn, yung tutulungan sa camera. Walang ginawa si Brad Elling ganun. Ang daming ginawa ni Brad Elling, pakain, pamigay. Pero hindi naman naka-broadcast eh. Oo, no? Hindi naka-broadcast. Nababanggit lang minsan, di ba? Tuwing Sabado, may mga libreng pagkain dyan sa palit eh. Eh bakit naman hindi naka-broadcast yun? Nagpa-ano pa nga sila? Mga feeding program. Meron mga... Oo, kami. Pupunta kami dyan sa may sa Tondo. Pero kahit minsan di ko na pinalabas yun sa mga naka-broadcast. Oo, panahon ni Best. Tapos ang sasabihin naman ngayon ni KDR, hindi daw malalaman ng iba kung hindi ibo-broadcast. Excuse na lang yan. Ang ano ni Brad Daly, kaya dumami ang mga kapatid sa aral. Nangaral siya. Kahit nga pinagtutula na ni Willy Boy yung mga aral ni Brad Daly, tuloy pa rin siya eh. Yeah. So doon pa rin ako nakaano dahil kahit na sino humarap sa kanya, napapagtanggol niya yung paniniwala niya. Pero ito ngayon, wala na eh. Sarili nga niya, hindi niya na mapagtanggol eh. Tago pa siya ng tago sa likod ng mga KNP MIC. Pero kung ito, kung marinig to ng mga MIC at Trinace, kung sino ko, harapin ko sila eh. Kahit magsama-sama sila. Ako na lang.
Harapin nila ako. Kahit, kahit magsama-sama lahat yung mga KNC, MIC na yan. Yung mga ano nga, hinarap ko eh. Hindi, patunayan nga nila sa akin na tama yung pinagtuturo ngayon ni, ano, ni KDR. Kasi yung mga pinagtuturo niya ngayon, hindi ko narinig yan kay, ano, kay Bradley. Yes. Ina-manipulate nila, nasasabihin nila na bagong perspective. Ito yung, baga parang, talaga alis na ako kasi wala yun yung perspective ng Biblia. Perspective nila yan. Personal. Kahit i-direct message mo yung mga yan, ibablock ka lang yan. Hindi ka kakausapin yung mga yan. Hindi na ako pinalo up magmula nung, ano eh, nung... Yan. Kasi yung sinabi ko dun sa worker eh. Sabi ko dun sa worker, bro, kung sa tingin nyo nagkakaroon ako na, ano, ako yung mapapahamak eh, di ba nga? Yan sabi sa Biblia, is, kailangan sagipin mo sa apo yan eh. Hindi yan. Hinagis ka pa sa apo. Kailangan nga eh. Yung sinasabi nga ngayon eh. Yung sinabi nila nung mga nakaraang prayer meeting na Antikristo raw yung lalabas dun sa MCG Icon. Sabi ko, hindi sa isip-isip ko, sabi ko bakit ganun? Masaya pa sila na yung mga umaalis sa kanila. Eh, Antikristo. Eh, di dapat nalulungkot sila. Eh, nangyari doon sa atin nila. Masaya pa sila. Oo, baligtad yung emotion, no? Masaya sila. Actually, ano yun eh. Kung meron kayong recording yan, pwede nyo pag-aralan yan. Oo. Kasi they feel special na tayo, hindi tayo lumalaban sa aral. So, conceited masaya sila. Oo. Pero yung sa ano ko, yung sa, nung kung didiwaan mo yung sinasabi ng Biblia, yung nagsulat nun noon pa eh, noong 2,000 years ago. Sinulat yun eh. Tapos sasabihin nila, ang lumabas sa atin, eh, Antikristo po. Tapos tawanan pa silang tawanan doon sa adil. So doon ako medyo, ano, eh, kaya nga yan, dito, napadpad nga ako ngayon dito. Kasi wala na ako makausap talaga, sa totoo lang. Kasi yung mga member dito, syempre, mga active pa rin dyan, mga kaibigan ko, mga active pa rin yan. Pero yun yung sa loobin ko talagang, yun nga, ang dami ko na nakitang hindi na, ano, kung pag-aaralan lang nila, kung bibigyan lang nila ng break yung sarili nila, na, kumbaga, unti-unti nila, ano, kumbaga sa, ano, unti-unti lang, yung tamang aral na natutunan nila, siguro kung maiisip nila yun, hindi, ano eh, pero siyempre, nandun pa rin sila. O baka siyempre yun ang nangyayari. Tapos ang comment ko dyan na pag umaalis nga, eh, bakit masama ang tingin nila? Eh, di ba dapat naawa sila dun sa mga umaalis dyan? Tama. Ano nangyayari kung di sila magalit? Eh ano pa, kung ano masama pang ano, kung ano ang masama pa yung sasabihin, hindi kasi ganito ganyan. So bro, yung mga kasama mo sa bahay, sabi mo mga kapatid sila, anong ginagawa mo? Hinayaan mo lang? Magbibigay ka ba ng duda? Sinasabihan ko sila, sabi ko mag-ano ka na kayo dyan. Pero syempre ano sila, mga active talaga, hindi ko rin naman ano yun, syempre hindi ko na mahawak din yung mga isip nila. Anong sinasabi, pero sinasabi ko, sinashare ko yung sa loobing ko, kaya ako di na ako matin. Sabi ko, di na ako naniniwala kasi nagpapayaman na lang eh. Oo. Nagpapayaman na lang. Yung sinasabi nilang feeding program na yan. Yung mga kapatid din naman na nag-aambagan dyan eh. Eh yung mga nag-uutos, tingnan mo naman yung mga nag-uutos, si KDR. Magtulong-tulong tayo mga kapatid. Eh siya nga, hindi nga siya magpakain eh. Hindi nga siya tumutulong. Hindi nga siya lumalabas eh. Hindi nga natin alam kung nag-aambag yan eh. Tapos yun, papalabas na naman nila yung abulo, gagawa ng ospital, ganito ganyan. Oh, iba ang tingin ng mga kapatid. Ang tingin nila, yung buong sweldo ro ni KD, inaabuloy daw sa gawain. Hindi na iniisip pa nun. Anong ano nyo, proof nyo dyan? May binigay ba sa inyo receipt? No bro, i-ano ko lang, i-share ko lang. I-review mo yung ano, merong yung wish na yan, yung UNTV na yan. Merong software na ginagamit para ma-trace yung magkano ang income niyan, revenue. Oh, meron na, meron nag-post sa Reddit, 'di ba?
yung monthly revenue ng Wish. Yun lang ano magkano na yun, kayang-kaya na niya sagutin niya pagbo-broadcast nila eh, dahil wala na satellite eh. Mm-hmm. Okay, saan pa napupunta yun? E tingnan mo nga yung ano, yung KDR camp na yan, siguro mahina yung sinasabi nga, nakita ko dun sa Reddit, mahina yung 100 million to. Tsaka kung totoo. Tapos si, ano ba naman yung kapraso ito, ito. Para dun sa mga member, hindi makapag, ano, hindi makapag, hindi sila makapagpatayo ng ano eh, kapila ng member. Lahat ng abuli yan, papunta ng, ano, lahat ng abuli yan, papunta ng kapalit. Dollars. Oh, kita nyo ba ito? Ayan. Oh, wow. Last ano month. Sa YouTube? Oh, ayan, Wish 1075. YouTube. $69,000, wow. No? Dollars to, ah. Computin mo nga, Kuya Tals. USD to PHP. Wait, 88. Ito, July, oh. 105,000. 9,200. So, ano yan? Ito? 3,842. 3,840,000. Ano ba naman yung maliliit na local na mabigyan nila yung mga ano, mga member? Ito naman naman, tumabi naman. Ito naman naman yung mga local, itabi mo naman sa Jehovah, itabi mo naman sa Mormons, itabi mo sa ano, di hamak na mas maraming member yung dating daan eh. Oo. Tapos din nila mabigyan ng ano man lang, maayos na sambahan. Milyones pa lang yung ikita. Inferno sa, ito. Ano, ako, inferno sa mga INC. Marami rin akong mga kaibigan dyan. Ang sinasabi nila, at least kami, kahit nag-aabuloy kami, nagkagamit namin yung, ano. Mm-mm. Eh, ngayon, nag-aabuloy ka, tinaman naman yung, ano, nagturo ba? Man lang mag-effort man lang na, ano eh, yung mga, yun nga mga, yun nga mga, ano, yung mga, yung mga nagsasalita ng mga yung mga nagtuturo, yung mga influencer, di ba? Di ba? Yung mga sila Tony Robbins yan. Ano pa yan? Nakatayo yan. Kahit online. Oh, Tony Robbins. Nakatayo yan kahit online. Papalakpak-palakpak pa yan. Tapos magtuturo siya. Mm-hmm. Eh, di ba sinasabi nga ni Brad Ely, eh, kailangan na yan Diyos eh, special. Lalo na pagka ganyan na pasalamatan. At tapos sila, oh, si Itim Pretty, nakaupo dito, nakaupo doon, no, sa mga kanya-kanya nilang, ano, tapos yung mga member, ni wala man maayos na, lokal. Mm-mm. Yung pinakita mo, Broccoli, YouTube lang yan, di ba? Oo. Wish lang. Hindi pa kasama yung mga corporate sponsorship ng Petron. Wala pang sponsors. Pure Gold. Oo. Pa kasama concerts. Yan. Oo. Yung kay, pero oh, kung ano, gusto ko nga eh, kung halimbawa, maalaman nila na ako lumalabas sa mga ganito, harapin ko talaga sila. Mm-mm. Noon pa yan, sinabi ko na yan sa kanila eh, dun sa mga worker eh. Sabi ko, baka kausapin ko kayo. Sabi ko, kaya lang nga, may tinatago nga talaga ng gano'n na sila. Iba na yung pumupuntahan nila pagpapayaman na. Mm-mm. Oh, that's very obvious naman. Oo. Oh. Ayan. Ayan. Speaking of basketball, ay, magharap na lang sana ni Kib. Ayan, no? Oh, kaya lang, 92 points si, ano eh. Si Kib, eh. Si Pacquiao, eh. Oo. Oh. Oo, bro ba si 92 KD, points, gago. Lahat ng tira pasok. Tapos galing pa sa, ano, sa likod yung tira niya. Oo nga eh. Galing trabaho. Eh, dapat ano. Dapat si Kuya itapat kay Amores. Kay John Amores. Para masapak. Oo. Yung dapat katapat niyan. Sapakan sila, no? Oo. Ito, yung ginagawa niyang ano, pang sanlibutan to. Pero ang sabi niya, behind this, parang kumukuha siya ng sympathy from government ano departments. So parang ano UNTV to. UNTV Cup. Oo, politics ang dating. Para makakuha ng pabor. Diba? Aha. Eh, nung araw, si Brad Ely, lumalabas yun sa debate, yung kay Marit Pare. Ah. Eh, sabi niya, pag-religious daw, eh, dapat hindi umaano sa politika. Eh, bakit ngayon, yun, napakarami ng endorsement. Ah, sabi, nung araw pa yun, bro, yung batas. Oo. Yung batas party list, yes. Nasok din nila yan. 2007. Ano yung sumunod sa batas party list? Diba, sumunod na naman. May sinuportahan na naman sila.
Oo. Kakasaka. Okay, tapos ngayon, ito naman, yung BH. Pwede parang, uh-oh, ano na yun, parang double standard na. Oo. Wala nang separation. Separation of church and ano. Oo. Diba, tabak mo pa nga ang senador si Best nun, pero na-disqualify siya ng COMELEC kasi no one sense candidate daw siya. Yes, oo. 2004 elections yun. Ba't siya makikisaw-saw sa politics, diba? Oo, eh inaral niya nang wag sumaw-saw. Double standard talaga yun si Best eh. Pero yes, kasi, kasi ako kaya nagsasalita ngayon. Pag hindi kasi ito sinabi, mapapaniwala na talaga yung mga nandyan. Mm-hmm. Yeah. Actually, hindi ko alam kung bakit may mga naniniwala pa rin, no? Parang surprise, dami, si Kuya Daniel lang. Ang dami pa. Kung sa totoo lang, ako lang talaga dito sa may mag-anak. Ako lang yung hindi na, na ano. Pero kahit na pagpaliwanagan ko sila, hindi na sila rin, ano eh. Kaya nga, nangyayari nga, pagka nangyayari, parang tumututol ka, yun nga, parang lumalabas, parang masama ka na, ganun. Oo. For them lang naman. Pero sa loob mo naman, hindi naman talaga. Mm-mm. So, minsan kausapin natin yung insurance agent ko. Broccoli. Oh, no? Sige, sige. But what makes them stay? Yung gusto kong itanong sa kanya. Aral na dalisay. Inya eh. Saka, ano, yun yung, kasi ano sila eh, comfortable sila eh sa ganong situation. Pero, di ba, kahit sa companies or sa career mo, di ba, pag masyado kang komportable, wala kang pupuntahan eh. Hanggang doon ka lang eh. True. Parang yung sail, parang ano, yung ship, di ba? Pag naka-anchor yan, komportable ka. Mm-hmm. Pero doon ka lang, hindi ka alis yan. Wala kang progress sa buhay. Mm-hmm. So, ganun yung ginawa nila. Sila makaalis. Kasi, andun yung mga friends nila, pati yung kabuhayan nila, yung target market. Kumikita sila. Okay, I think we already figured out. May captive market. Yes. Pero hindi nila alam, mas maraming pera sa labas. They have to go out. Oo. Yung bataan, na sinasabi nga nilang camp adventure, hindi ko alam kung yan yung sinasabi noon ni Bradley na ano eh, na pag daw nagwakas para 1,000 taon eh doon daw pupunta yung mga member. Parang yun daw yata yung ano, pinundar nila. Ayaw ko ah. Ay, sa Quran. Yun nga po. Kasi misa meron akong na ano hanggang nung aral kasi dati pinapangaral yan. Magwawakas na eh. Sinabi yan ni Bateli, malapit na wakasan. Malapit na. Ganto. Kaya nga yung iba, hindi na yata nag-asawa, hindi na nag-aral. Hindi nag-aral, hindi na nag-asawa. Parang long-term planning. Ikaw ba bro, Brad Ali? Ang rinig ko sa'yo, ano eh, may pagka pro-best ka pa rin eh, kahit pa paano. Pero, opo, opo. Pero yung bandang huli bro, medyo na ano na ako eh, napaisip na ako. Noon, napaka-ano ko talaga, bro. Ano pa ako eh, talagang bardagulan ako dyan sa mga religion-religion. Mga sitas-sitas. Matandahin ako yun noon. Kaya lang yun nga, yung pagdating ng mga araw, syempre naging busy na sa mga ibang bagay. Yan, kapag ano na, may mga trabaho na, ganyan. Syempre, nagkapamilya, ganito. Medyo hindi na ako naging active sa mga basa-basa, ganito. Nag-ano pa nga ako eh, tinangka ko pa nga mag-aralan noong araw eh. Kaya lang hanggang ano lang ako. Hindi, hanggang ano lang ako, hindi ako tumuloy kasi yun nga sa mga obligasyon din. Buti na lang, hindi ka tumuloy. Magtitinda ka lang ng bangos. Noong araw yun kasi gusto ko talaga ng ano eh, gusto kong matuto eh. Ng mga ganyan nga, mga sitas-sitas, ganito. Kasi natatandaan ko siya eh. Kaya mga yun si dati na ano, dinidiscussion ko talaga yun sila. Mm-hmm.
Eh, ayun nga, dumating nga sa point na eto nga bago na wala si Baldelli, nagkakaroon na ako ng parang isipin nga, nakikita ko nga yung paligid. Bakit ganun, yeah, gako? So... na yumayaman sila na yumayaman, nalaki na pumapasok. Hindi man mapatayuan ng mga kapilya yung mga member. Napapaisip ako kasi kada pagkakatipon, imbis na yung isip mo eh, di ba kasi natabi, eh, Kristo ang kapahingaan. Mm-mm. Tapos sa atin ka, eh, hihingian, ganito, ganyan, mga kapatid, kulang ganito, kulang mm-hmm. ganyan, target ganito, target ganyan. Eh, sabi sa doktrina, dalawa lang ang abulo yan eh. Oo. Pagsamba. Wait, tapos si Matt Maya, want to sawa. Mm-hmm. Doon ako medyo na ano na, no mga bandang huli. Sabi ko kahit yan ito, sabi ko hindi na natapos to, hihingian na to ah. Doon ako na medyo tapos, noong na-obserbahan ko yung mga ano nila, mga lifestyle nga nila, gagara ng mga ano. Sasakyan. Tapos wala bang, hindi na mga ano yung mga kapatid na hindi tantana sa hingian. Parang nangyayari nga, sabi nga ni Willy Boy, ginagawa nga inutil nga raw yung mga ano, yung mga member. Pero napaisip na ako, pero bago nawala si Brad Ely, nagkaroon na rin ako ng ano ng ganyan na parang yung mayaman na itong mga to ah. Oo, oo, di ba? Bago na matay si Brad. Mga lifestyle nga niya, mga KNP na yan eh. Yan ang mga ko, ewan ko, mga trabaho ba yung mga yan. Wala. Pero tingnan mo yung ano nila. Tingnan mo yung mga ano nila. Tapos sila ang mga member pa rin ang inoobliga nila na may mga ganyan na pakain-pakain na yan. Tapos sasabihin nila, tulong-tulong tayo mga kapatid. Eh tinan mo naman sila, nasan sila? Tulong-tulong. Ayan, ilang beses na yan nababanggit dito sa podcast. Nakakuya talang pa ulit-ulit na yes. lang ng reklamo. Oo. It's pero I think as you grow older, dun nabubuksan yung isip mo eh. Kasi nung bata ka pa, yung mga bata kasi may pagkaano yan eh. Fanatic pa. Oh, fanatic. Tsaka enthusiastic. Yung gullible, yan. Madaling maniwala. So pag tumatanda ka na, nag-30s ka na, ganyan. Pucha, marirace mo. Sayang yung mga pinaglingkod mo noon eh. Oo. Oh. So, all for nothing. Saka umaman talaga sila eh. Mm-hmm. So, it comes with age din siguro. Pero may mga nabubuksan din isip na bata pa. Yung mga pinilit, alam yung mga pinilit na ano, anak ng kapatid. Oo. Yung ayaw talagang pabautismo, napilitan lang. Mga kasama natin sa Discord. Yan. Mga laking iglesia yung iba dun. Oo. Pinag-aral pa sa La Verdad. Hindi lang ano ko sa kanila, lalo na pagka natatapos na yun, no? Pataas ng pagkakatipo, no? Isa rin pinto, wala mo nang lalabas. Doon ako medyo, ano, iteka, eh... nang hostage. Oo. Siya mismo nang hostage. Di ba violation ng human rights? Nagawa na ng mga, ano yun, nagawa na ng mga member yung ano nila eh, nakapag-ano na, nakapag-abuloy na, ganito, ganyan. Mm-hmm. Tapos sasabihin nila, ito kulang na naman, ganito, kulang, ganyan. Mm-hmm. Eh, sa, eh, tignan mo naman sila. Yung kanilang mga, ano, tignan nila yung sarili nila. Huwag na lang yung ano eh. Yung sarili na lang yung tignan nila. Yung mga ano na yan. Oo. Okay. Laging may utang. Pero hindi naman mapakita kung kanino may utang. So Brad, naniniwala ka kay Willy o kay Yuli? Wala. Wala sa dalawa. Kung sa aral, mas naniniwala ako kay Willy Boy. Willy Boy. Kung sa aral, kung bibliyahan lang. Mga pre-Adamic race. Yan yung mga tinuturo dun eh. Naririnig ko. Kasi may mga ano talaga siya na hindi matutulan eh. Kita mo nga to sila, ano, mga MIC. Ang gagawin na lang, personally na lang siya. Pag hindi na matutulan yung aral, personal na lang. Mm-hmm. Pero kung aral lang talaga, hindi naman talaga sila ano eh. Sa totoo lang, review niyo lahat. Kung aral at aral lang, hindi naman talaga sila umubre. Uh-uh.
Eh, yun din yung naging basihan ko eh, na hindi matututulan ang lahat ninyong kalit eh. Ngayon, pag hindi ka na natutulan, pe-personalin ka na lang. Sasabihin, eh, si ano, ganyan yan. Eh, si ganito, ganyan yan. Yun na lang yung ipang, ano nila, ipang lalaban nila. Pero yun nga, sinasabi ko, magharapan kami. Yung mga MIC na yan. Wala. Eh, pwede naman, pwede ka naman nilang i-message sa page mo eh. Wala. Eh, ako na nga lumalapit eh. Binablock lang ako. O kasi, ano eh, maasar lang sila sa atin eh. Pag nakipagtalo sila, oh, depate tayo ng mga talata. Okay. Ako naman, babasa. Sa Ariana Grande 69. Pupusin, mas lamang nalamang nga sila eh. Gaganda nga ng mga gamit nila. May computer pa sila. Eh, samantala ko ito, simpleng membro na talagang harap ako sa kanila. Hindi wala man ako dala eh. Ariana Grande. Yung dala ko lang sa kanila nung nakipag-discussion ako, yung paniniwala ko eh. So yun, hindi talaga, yung hindi siya talaga, hindi siya talaga pumapasok na doon sa Biblia na yan ang tunay ng iglesia. Hindi, hindi. I think, alam mo, gets ko si KD eh. Nung sinabi niyang, bakit pa kita ko kumbinsihin? Ba, may laban ka na. Eh, laban ka na nga sa akin eh. Alam mo, parang naniniwala ako sa kanyang ganun. Na hindi na kita ito try i-convince. Parang tayo, Kuya Talong. Ikaw ba magpapakonvince ka pa? Yung mga woke na, yung mga nagising na. Wala na eh. There's no turning back eh. Wala na. Diba? So parang gets ko siya effort. Eh, na hindi talaga maago sa apoy. Pero na lang yung mga taong talagang confused lang. Mm-hmm. Diba? Yung kaya pang sagipin. Pero yung mga may laban na, so parang tama siya dun sa point na yun. Hindi na talaga kaya. Kasi ang mga aral talaga kailangan niya ng aral na eh. Kaya lang ngayon, mas busy pa siya sa pinagagawa niya ngayon sa mga, ano eh, pag-ano niya dyan sa TV station niya eh. Mm-hmm. Mas marami pa yata siyang oras dun kaysa sa mga pag-aaral eh. Ng pag-aralan niya, para pangaralan yung mga member eh. Hindi niya kasi maamin na meeting niya lang yata pag may mga tulungan eh. Parang ganoon na lang ang nangyayari. Pero para aralan niya, balangkasan niya ng teksto. Wala siyang time. Kaya binabagalan niya yung pagsasalita eh para matapos na yung ano, limang oras. kasi sa totoo lang, tila mo yung ano ako, tagal ko lang di umaatin. Pero yung pattern na nakikita ko sa kanya, pagka umpisa, magsasalita lang yan, 5-10 minutes, tapos tatanungin na yung mga MIC KNP. Pang filler lang. Tapos, yung buong ano na yun, pagkakatipo na yun, puro daldala na lang ng mga MIC KNP. Wala ka namang itindihan kasi dami na naman pinagsasabi, ganito, ganyan. Tapos pagka didiskusyonin mo naman sila, ayaw naman humarap. Doon lang sila magaling sa hadil. Oo. Mga basic lang naman din yung mga dinidiscuss. Yun yung napasin ko dyan. Ngayon, kung talagang kukutakin nila ako, harapin ko sila. Kasi yun yung talagang purpose ko nun eh. Eh yun yung sinasabi Biblia na ano eh, laban sa pamunuan eh. Hindi ko naman inaano yung mga ano yung mga member, wala rin akong masasabi eh. Actually, kaibigan ko yung marami dyan. Wala akong masasabi, mababait yan sila. Pero yun nga, di ba sinasabi nga, laban sa pamunuan, yun yung dapat na ano eh. Pag may mali, yun yung dapat na nagdi-discussion para lumitaw yung truth. Di ba parang dapat ganun ang purpose ng discussion. Correct. Hindi yung ano iba block mo. So ganun na. Yun nga nung magmula nung nagkaroon na parang yun nga laban na ako sa kanila. Wala na, hindi na malang follow up na ganito si Brad ganito, umatin pa ba? Wala na ako na rin sa kanila. Sabi ko bakit ano no nung nagkaroon ng parang lumaban sa kanila ni hindi man lang na pinaglaban yung aral nila. Man lang i-text ka, bro.
ba't di ka lang umaten? Ganto ganyan. No, tagal mo lang di umaten. Wala na eh. Puro ano lang talaga sila. Hindi na sabi mo talaga, derechahan bro. Na wala. Hindi, sinabi ko sa kanila ano bro. Bonding sinabi ko sa kanila bro. Na ano kami, miniting ako sa Zoom niyan eh. Pinuntahan ako sa bahay. Mm-hmm. Tapos eh, ano yun eh, may session parang itong araw na to, kakausapin ka sa bahay. Tapos, parang may due process, gano'n. Tapos makalipas yata ng mga isang linggo, ayun, tatawag na sila, magkakasama yan, worker, ano, parang district servant, gano'n. Walang KNB, walang MIC. Yun nga yung gusto ko eh, parating nila doon eh. Kaya lang, hanggang doon lang, sinara na nila eh. Pagkatapos nun, wala na. Case closed na. Oo, sasabihin nila, hindi man lang nakarating, hindi man nakakatulad ng kay Brad Ellie na consultation talaga, wala. Mm-hmm. Yung family mo, pinapansin ka pa rin ba? Opo, pero alam nila na ayoko na. Mm-hmm. Sinasabihan ko rin sila, sabi ko sa kanila, huwag na kayo masyadong, ano, lalo na mga ganyan, hingi-hingian. Mm-hmm. Kasi ano na lang yan, eh, parang pinaglalaruan na lang nila yung mga member eh. Oo. Parang pinipigahan na lang. Parang naging libangan na lang nila yung parang lang ang gagawin na lang nila pagkakatipon, hingian, ganito. Oo. Saka, yun nandun na lang naka-mindset yung mga ano yung mga member na. Pero uh-oh, kung ano yun mo, kung siguro kung may mag-audit dyan, makikita niyo eh. Mm-mm. Na talaga hindi makatarungan yung pinagagawa nila. Oo. I-speech na lang nila yun. Papalusot na naman nila ngayon, may ospital, ganito, ganyan. Bale, yung ginagawa nila, ini-speech na lang nila yung remaining economic value ng mga kapatid. Yun na lang yung ginagawa makaraos nila lang. Ang text na si Guya. Ayan, mamaya, pasalamat na naman. Mm-mm. Paulit-ulit na naman yan. Pinipiga na lang natin. Hanggang alas 10, mga ganun. Diba? Babagalan niya yung salta para umabot ng alas 10. Tapos tatanungin niya yung mga KNP. Okay, pero ako yun lang medyo pinagtatawa ko yun. Di na lumalabas yung mga X-Man. Kaya yung mga Batista yung mga yan eh. Hindi na. Tapos yun eh, parang yun. Yung pinaglalaban nila. Dati nga, nagtanong pa yan sila yung mag-asawa ng consultation. Sabi, Badeli, ba tayo niya harapin si Willy Santiago? Si yan, Cesar Adamos. O maganda, kung nakikinig sila dito, lumabas din sila. O mag-guest sila dito, di ba? Magpadala sila ng sugo nila. Mm-hmm. Oo. Magkaroon naman tayo ng guest na na uh-oh, celebrity, no? Brad Cesar. Yeah. Brad Cesar. Brad Cesar. Si Neddy. Yan. Leader. Si Toby Balagtas, baka may masasabi yan doon sa mga lumabas na anti-Christ na raw. Ayan. Good evening, Brad Toby. Hindi ka na naman dumala ng pasalamat. Tagat ka sa lokal nyo. O break ba ngayon? Break. Ay hindi, maaga pa. Ano pa lang? Alas 6 pa lang. Ano nga pa na? Brad. Hello! Meron tayong 15. Ay, si Michelle Cristiana! Ay, Michelle Cristiana! Yung idol ko! Ang ganda ng boses niyan. Pang study. Tenor. Tenor to. Ayan. Ay, nag-record si Kuya Talong ng mga kanta eh. Oo. Hindi ko, mas maganda pa rin yung boses ni Michelle Cristiana. So, supo ako. Pangit ng na-record ko. Si Kuya Talong kasi guys, kagabi, nag-uusap kami. Nag-record siya ng boses ng mga tanging awit sa himnaryo. Tenor! Galing! Galing! Alam pa rin niya yung mga tenor. Oh, yung mga hello voicing. Po, ang hapon po. Ayan, session. Ayan, idol! Ayan. May miss ko yung boses mo na, eh. Kamusta na po? Pinakinggan ko lang yung episode natin eh, kagabi, habang nag-work ako. Mission Christian, ang galing kumanta eh, no? Study tape. Pang-study tape. Tiwalag ka na ba? Hindi ko po alam. Wala po talaga ako update. Magulo record yun. At saka yung ano po, yung video po nung nakaraan, parang hindi kita yung pinaka-Google. Talagang anong natatakpan video? Lang siya. Yung episode po natin nung nakaraan. Oo, kasi ano eh. Nagkamali ako ng setting sa recorder. Nalagay ko yung picture nung yung wallpaper ko. Sensya na, sensya na. Saka nakaganyan ka lang din naman eh, naka letter M ka lang. Sayang. Saka
ano, kala ko ito yung mag-feed kayo ng live pa salamat ko, no? Ah, kaya ka pumasok? Oh, kala ko yung maglalaan. Yung mismo, ano, yung YouTube, isa-share nyo. Ah, hindi yung ba nabasa? Pasalamat sa juice. Nilagay ko. Juice to, eh. Iba to. Iba tong napasukan mo. Ano to? Ito yung alternate handle ni Koya. Habang kumakalokal ng Reddit. Update lang po dun sa ano, sa sinasabi nilang mga halal. Mm-hmm. Yan pong matagal na po nilang sinasabi na Jollibee halal. Eh, hindi po. Ah, hindi pala. Ah, nakonfirm mo na? Opo, base po dun sa kakilala po. Naku! Tsaka ibinaba na rin po ng Islamic Dawa Council of the Philippines. Oy! Ang Jollibee, Mang Inasal, Chowking, McDonald's, KFC, Max, Kenny Rogers, Greenwich, Shakey's, Pizza Hut, uy, Turk's Restaurant, naku, Shawarma Shack, Pancake, Bonchon, Classic, naku, Savory, Pepper Lunch, Popeye's Fast Food, at Yellow Cab Restaurant ay hindi po halal. Woo! Ay, hindi halal certified! Alien! SJ! Yan na, magkakatuwa na sa langit. Ewan ko kung bakit po talaga na idinidiin nila na halal yan. Pati rin po yung Undox, eh. Naku! Sarap pa. Kasi yung tinuguan ng Goldilocks ba? Hala, yung tinuguan ng Goldilocks. Gago. Dugo yun. Allergic mga kapatid doon. Ayun, yung sa Undox naman po, hindi po talaga siya halal kasi may katabi pong baboy. Kaya napapaisip din ako noon ni Bapa paano naging halal ang Undox samantalang meron silang baboy. Ayan na. Katabi mismo ng lutuan. Doon na, magiging question na sa iyo. Kung talaga nga nag-critical thinking ka, eh. Okay. Saka sa ano, halal certified na restaurant, opo, bawal iisang lutuan lang yung baboy. Yes, tsaka iwalay po talaga. Iwalay dapat. Maanin. Mabusisi yung mga ganyan. Tsaka pagka sinabi naman na halal certified, hindi naman nangangahulugan na Muslim mismo ang nagkatay. Kumbaga, kaya nila sinertified na halal, ibig sabihin ay tama yung proseso, malinis. Oh, yan, dito nyo lang napakinggan. I-circular na kabila, natin yan. Sa kabila po kasi, talagang hindi nila ganun ibinababa. Eh, basta pag sinabing halal, handog na agad. Mm-hmm. Matik na. Oo. Matik. Oh, yan, only in Broccoli TV, in-announce na hindi na halal yung mga in-announce ni Mission Christiana na mga restaurants. Oo, mismong... Kain na kayo. Kain na ka ng Jollibee. Marami pa rin takot kumain dyan. Shawarma. Sarap nun. Nung araw, naalib ako, di naman bawal yun. Hindi siya bawal, eh. Eh, dinagdag na lang po ata. Kailan lang naman yan sinabi. Mga 2011 daw. Yung sabi ni Atorne. So, ibig sabihin... Hindi 'yun pinangaral ng mga apostol. Hindi. Yung halal hindi, lang. Sila lang. Eh tapos sasabihin ni Ingkong, "Letas be biblical." Pati rin po yung kosher. Dati hindi niya pinagbabawal 'yun, eh. Oo. Ngayon pinagbawal na rin. Pero maliintindi niya sa kosher. Yung ayun, yung panalangin na nakaluhod. Nung araw yun yung nung naanib ako ganyan ng panalangin. Apo, yung, tapos nagkaroon ng... Yung vertical, yung parang luhod katoliko. Nung nagkaroon ng ano, nung nagkaroon ng debate, diniskusyon niya yun, eh, si ano? Donald Deason. Si Donald Deason. Tapos, mga ilang panahon, yung gano'n na rin pala. Ano. After 9 years. Tasang ayunan din niya pala. Oo. Oo. Yan ang topic din natin dati nung nandito si Mission Christiana. Yung panalangin. Teka. Brad Ali, meron ka bang nilalabag ngayon? Yung totoo, ha? Sabihin mo totoo. Malabag ka ba sa MCGI doctrines? Sa MCGI, hindi na ako naniniwala sa kanila. Yung mga pinag-adjust na, hindi na ako, ano. Ang pinaniniwalaan ko, yung pinaniwalaan ko na nasa Biblia. Ah, yun, yung, okay. Yun yung sasabihin sa akin nung maaaring sabihin sa akin ng ibang
kamember na pwede bang biblia ka na lang, wala ka ng ano, kakaanhiban. Mm-hmm. Pero yung mga pinagsasabi nila na ano, hindi naman ako, ano, kahit na wala na ako dyan, hindi na ako maatin. Mm-hmm. Pero hindi ko pa rin inaano kasi may paniniwala pa rin naman ako eh. Kung ano yung, itinuro ni Bes na nasa Biblia, yun yung sinasampalatayan ako hanggang ngayon. Basta nasa Biblia. May basta tinuro ba si Bes na wala sa Biblia? Itong ano, itong halal. Yung halal. Ayan, isa na yan. Isa na yung, ewan ko kung paano paikot ang gagawin nila dyan para mapalabas nila na bawal yan. Pero sa paniniwala ko, hindi siya ano eh. Kasi nasa awit ang sinasabi ng Biblia sa awit na kapag Diyos-Diyosan, yung Diyos-Diyosan, yun yung ano eh. Yun yung bato, mga ribulto, mga inanyuan. Yun yung sinasabi na ano. Yun yung sinasabi na kapag hinain dun sa mga yun yung Diyos-Diyosan. Eh parang ngayon yung halal-halal ngayon na sinasabi nila. Parang hindi naman siya pumapasa doon sa ano eh, yung criteria na yun eh. Mm-hmm. Kasi ang hindi nila, ang pinagkamalian nila dyan ay yung salitang Allah. Pero kung banggitin nila Allah. Mm-hmm. Kasi kung itatranslate mo yung word na Allah sa English, ibig sabihin God. Okay. Kahit yung mga Kristiyanong Arabo, ang tawag nila sa Diyos is Allah. Yan. Ala kasi nila, pagka-halal, ibig sabihin, inalay kay Allah na ano, raw, ribulto raw kuno. O, di ba nag-attempt si Brad Mel i-explain yan kay Bes? Opo, dati. Sa pagkakatipon. Wala eh, hindi tinanggap eh. Ano eh, pinagtaluan ng pangalan mag-uncle yan eh, sa Toblerone. Ah, isa yun. Walang katapusan Tobler. Okay, dapat ano lang yun eh, yung comment ko lang doon. Pwede naman niya sabihin na hindi mapahiya yung ano, si Bes. Sabihin niya, off the cam. Uncle, pwede naman itong ano. Eh, kaya lang parang nangyari eh, hayagan eh. Na parang ang dating eh, paano siya, pahanga. Na, ewan ko, ayun lang sa akin, ayun lang yung ano ko. Yun lang yung dating ni KDR no, nung sinabi ni na, Tubliro ni eh, ganito yan, hindi naman siya, basta gano'n, medyo matagal na, hindi ko na matandaan. Mm-mm. Basta may mga gano'n siyang, ano no, nung araw, may mga gano'n siyang timing na gano'n. Tapos, yun nga, nung dati, nung may mga paksaan pa, mga palit-apalit, eh, napakagana niya mag-texto. Iyak-iyak pa yan eh. May sigaw-sigaw pa yan eh. Eh, mga ganito, pag di ako napagtipi sa inyo. Di ba, may mga, ano-ano pa yan, karate-karate pong ginagawa yan. Ngayon, di mo na makita sa kanya yan eh. Wala na, mahinahon na ngayon. Parang pari na kung mangaral. Kuya Cesar na mabagal na. Para nangyari na ano siya. Kumbaga nung siya na wala na umatras, kumbaga parang nung siya na yung umakto. Nawala na yung mga dating ganun, yung gana-gana nila sa mga tekstuhan, nakala mo hindi mo na matututulan. Oh, 'di ba yung video ano, lumalakad si Bes sa Apalit, tapos oh, tatanungin niya isa-isa yung mga kapatid. Anong talata yung ganito? Tapos babanggitin yung talata. Very good. Sabi niya. Yung sinasabi nga ni Bes, eh, dapat pagka sa Diyos, the best yan. Eh ngayon, tingnan mo naman, yung pasalamat naman lang, ano, sitting pretty sila doon sa mga upuan nila eh. Oh. Pwede naman mag-texto na nakatayo ah, kahit online. Pwede. Hindi ba nila kayang gawin yun na, kasi pagka nakaupo ka yung, ano mo, nasa ano yun eh, nag-doctorate pa yan sila eh, baka hindi nila ma-explain yun sa mga member. Dapat yung ano, ayun yun lang sa akin, ayun siguro, suggestion, kung makarating sa kanila, eh, bahala na sila kung gagawin nila. Pero yun yung nakikita ko sa ibang mga leader, ng mga group leaders, na kahit online yung gatherings nila,
eh active pa rin yung nagtuturo. Nakatayo siya, eh itong mga magbabarkada nito sa Adel. Nakaupo. Wala lang, basta sila nakaupo. Ibalik nila yung tawanan. Dati, no? Yung merong pulpito. Ba't nila ibalik yun, no? Tapos ano, may sakristan. Hindi, joke lang. Oy, I would like to appreciate Carlo, ah. Carlo, kamusta na? Nagpakita ka na, ha? San lakad mo? Nakamute ka, eh. Nakamute ka. Pre, kamusta? Nananay ko lang sa Maxis ni Denise. Ang sarap ng halal na manok. Maxis? Oh. Ayan. Masarap. Sige, sige. Pati. Ingat. Magdadrive ka ito. Ingat okay. Ka, pre. Oy, sikat yan. Brad Carlo. Sa mga OFW sa ano. OFW. Sa Middle East. Pati nga yung... Kung mabobroadcast nga ito, eh nga, yung mga isipin kasi ng mga member, kaya rin hindi sila makalabas. Yun nga. Lalo na nito, nagkaroon na naman sila ng teksto na Antichrist daw yung mga lumalabas sa kanila. So, kumbaga parang yun nga, nag-hold on pa rin yung iba. Panakot lang nila yun. Mas maganda po siguro yung mga manggagawa nila pag salitain na nila. Mm-hmm. Kasi dati-dati naman kasi manggagawa mismo ang nagtitexto. Ewan ko ba bakit talagang totally pinahinto. Kaya tingnan mo nangyari, parang pilay na pilay yung kanilang samahan. Parang hindi makatayo. Anong purpose ng mga nagre-recruit sila ng worker? Kaya tapos nga, ang papalabas nila, yung video pa rin ni Bradelli. Bradelli ang magba-Bible Expo, si Bradelli ang magdo-doktrina. Pagpasok mo ng iglesia, ng MCGI Care, iba naman yung ano, iba naman yung tinuturo. Ayun nga eh. Itong nakaraan, may napakinggan ako si Efren, Brad Efren, Baking. Tinanong ng how would you rightly divide the word of God, of truth? Tama ba? Ay, hindi pala kayo dumadalo. Ako lang pala pinakadumadalo sa inyo. Ano, sinagot ni Brad Efren yung sa Deuteronomio na ano, huwag mong dadagdagan, huwag mong babawasan. So sabi ko, shit, paano kaya to i-reconcile ni Kuya? Kasi ang dami na niyang dinagdag, di ba? Puta, nag-ano ako eh, nag-stay ako ng a few more minutes, inikot-ikot niya doon, o di ba? Huwag dadagdagan, huwag babawasan. Pero hindi na siya nakamove on doon. Ewan ko, pinatay ko na kasi yung ano eh, yung video eh, dahil hindi ko nakaya yung ano niya. Yung pag-post niya doon sa ganong topic, tapos hindi na niya maituloy. Kung dumadalo lang kaya. Ikaw ba, kasi Toby? Sa ngayon, hindi na nila mapagtanggol yung ano nila. Hindi na nila mapagtanggol. Ang mangyari na lang, nagmamagalingan na lang sila sa Hadel. Pero para ipagtanggol nila yung paniniwala nila. Hindi na nila, ano eh. Kung paninindigan nila, ako, harapin ko sila eh. Kung maninindigan sila, dyan sa mga pinagsasabi nila sa Hadel. Teka, sino bang nakadalo sa inyo? Toby, nakadalo ka ba? Nasagot niya ba yung wag dadagdagan? Hello. Ah. Napakinggan mo? Hello, rinig ko. Oo. Hindi, ano kasi yun eh, parang sabi niya, wag babawasan o dadagdagan yung nakasulat. Pero ang hinahalimbawa niya kasi doon, parang, nga, sumunod ka nga sa utos, pero hindi mo siya ginawa ng buo. Para ka na rin daw nagdadagdag o nagbabawas ng inutos sa'yo. Parang ganun yung logic na kasi doon. Hindi ko rin siya nakagigit ng buo. Pero, actually, din yung... Good works pa rin. Oo, basically, good works pa rin. Parang, inutos sa'yo, halimbawa, yung gamot, i-take mo, pero ang utos talaga sa'yo is, inumin mo, hindi ipahid, pero pinahid mo. So, hindi mo pa rin ginagawa ng buo. So, parang, dinadagdagan o binabawasan mo yung konteksto ng utos niyo. Parang gano'n yung ano niya, yung turo niya. Siya nga yung lumabag doon, di ba? Yung... Oh. Ano yan? Yung fasting? Ginawa niyang ano? Parang ano kasi, ina-apply niya na bilang mga members, huwag kang
Kumbaga, sumunod ka, ganyan. Kaya nga, obedience na kayo yung... Ayan, yung, obedience. Naman nakaraan eh. Pero parang sa kanila, na-apply na pwede nila dagdagan o bawasan o i-modify, ganun. Kumanta pa si Brad Rodel. Sumunod lamang. Sumunod lamang. Proud pa siya. Pero ako sa totoo lang gusto mga diskusyon niyan eh. Si ano, yung mga nasa Adel niyan, si Brad Rodel, Brad Joseph. Kaya lang wala eh, hinarang ako ng mga ano eh, hinarang, blinak ng mga ano, yung mga district serbat dito sa lugar namin. Hmm. Tingin mo ba mananalo ka? Sa ano nila? Hindi, kasi siyempre mas lamang sila. Pero itatanong ko sa kanila yung mga ano, mga kalokohan. Yung mga kalokohan pinagagawa nila ngayon. Eh, yan lang sinabi nila eh. Bago na wala si Bes eh, binawi niya yung 666 eh. Eh, nung araw, yun yung pinapangaral niya eh. Na Antikristo yung 666. Oh, eh, may sagot sila dyan, dumating sa pagkaunawa. Oh, yun naman talaga yung ano, yun naman yung yun naman pinagbabalaki nila na talata. Eh, yung talata na yun, di naman sa kanila yun eh. Sa ano yun? Kuya sa Talong yun. Israel po. Yun eh. Israel po siya tumutukoy. Ah, kala ko kay Kuya Talong. Naboboard na yata si Kuya Talong. Kumakain na lang. Hindi, nagutom ako eh. Sorry. Tinamaan ako ng gutom. Ayun, may haman ako kay Brad Rodel. Kakantahan kami ng Buhay Dalaga. Pero dapat kasama yung asawa niya. Ang Buhay Dalaga. Hindi na-apply yun. Gagi. Hindi, tama rin yan. No? Yung ano ni Bes no, na ito talaga magiging mga aso to, hindi na makakatahol talaga sila. Yan mga nasa huddle na yan. Kasi ay, dati, pinusugo pa niya sa YouTube yan. Eh, sila Brad Rudin, saka si, ano, eh, si Brad Sani. Dati tapos, kasi, no, yung mga MIC na yan, sinusugo talaga yan dati, yung mga early 90s pa noon. Nagang nangangaral yung mga yan. Sila pa nga yung mga nagdo-doktrina noon eh. Pagbigyan sila ng pulong, di ba? Oo, mga pulong, mga grand pulong, ganyan, mini pulong sa mga bayan-bayan. Kaso, hindi na gano'n ang nangyayari. Talagang iisa na lang eh. Kapag may namatay na isa eh, paano na lang yung mga susunod? Saka ano, napapaikot nila yung mga member na alam nilang paikutin, lalo na nung nakadiskusyon ko yung ano, yung worker. Ibablock ako niyan, binablock ako anong talata. So ngayon ikaw siyempre naka ano ka. Siyempre hyper ako eh, dahil nung pagbukas ng Zoom eh. Na ako ng bumira eh. Eh nung nabablock eh, kung sakali na kayo makaharap nyo yung mga yan, ganyan ang iharap nila. Alam mo na talata na basa. Ganun ang babanat nila sa inyo eh. Kaya siguro yung iba, hindi na rin makaharap dyan sa kanila. Kasi lagi silang may, ano, may, syempre, mga magagaling yan eh. Mga nagsiminarista yan, hindi na makaharap. Yun, basta yun, yun yung naging karanasan ko dyan. Talagang di... Hindi sila yung ano, hindi sila yung talagang sinasabi na samahan na nasa Biblia. Lalo na ngayon, lalo na ngayon itong mga panahon na to. O, just in case na magharap kayo, tanong mo daw, saan talata mababasa na dapat pagpatayin ng KDR camp? Hindi, ang tatanong mo lang. Searching, kamelyo. Ang itatanong sa kanila, bakit naman ginano nila yung ano, sasabihin nila satellite, hindi nga sila makapagpatay ng mga lokal eh. Mm-hmm. Eh lalo na ngayon, wala na sa satellite, ngayon, internet na ginagamit ngayon. Isa pa yan ang problema dyan sa samahan na yan. Unang-una, gumagasto sila ng milyon-milyon sa ibang bagay. Yung mismong pagkakatipunan, wala. Ilan lang, mabibilang mo lang sa daliri. Mm-hmm. Eh kung noon pa man sana na-implement yan na makapagpatayo man lang ng sariling lokal. Kahit na hindi kagandahan, basta't yung sarili lang. Hindi mangungupahan. Mm-hmm. Tignan mo naman yung ano, yung Jehovah, dihamak naman na mas marami ang ADD dyan. Pero tignan mo naman po, yung mga kapilya nila. Tignan mo yung mga iba, tignan mo yung mga ibang panampalataya.
kahit nawala silang mga central na, no, nakapagpatayo ng mga kapilya, magaganda pa, mga di-aircon na nga eh. Samantalang ako eh, na nagke-claim na talagang silang araw sa Diyos eh, hindi makapagpatayo, hirap na hirap. Bigyan naman nila ng ano yung mga member eh. Tinan mo naman, yung merong dito, kapitbahay ng lokal eh, Mormons. Mas marami pa yung member ng dating daan, yung Mormons eh, umaalog-alog sila doon sa kapilya nila. Oh. Tapos eh, itong mas marami, eh wala silang maayos na, ano, na madadaluhan man lang. Oh, pero may dito basketball court ang ano ah. Mormons, ah, meron. Minsan, pag nadadaan ako, gusto ko magdala ng bola eh. Wala naglalaro eh. Oo, oh, totoo yan. Lahat ng mga kapilya nila may mga basketball court. Diba? Ang laki ng lote nila. Tapos, pagmamalaki na naman nila, satellite. Inasa na nga yung satellite ngayon? Wala na. Wala na nga nagsasalita eh. Ano na internet ngayon? Internet na ngayon. YouTube na. Oh. Bakit daw may ads yung mga story of my faith? Yung mga kung ano-ano. Yung mga KDR ano, something. Di ba may channel siya? Sige, Toby. Hello. Kasi, then tsaka ano, dapat ang tarong dyan is ang talata mababasa. Dapat dalhin ng lahat ng members yung negosyo ni Kuya. Yun ang tarong mo. Kasi si Pablo nun, may negosyo siya. Pero ang tanong is, dinalang ba lahat ng member yung negosyo niya? Magpasanan kayo? Or ano ba yung talatang tungkol sa mga ngaral? Yung dapat sila rin merong something na material? Mahina na ako sa talata eh. Oh, ganun din yung nangyari sa akin eh. Nung lalo na naka-discussion ko nga yan, yung mga ano dyan, district servant. Nawawala yung talata, pero yung, alam mo yung ano eh, alam mo yung diwa eh, alam mo yung... Ang hirap din kabisaduhin. Ano, eh, doon ako blinak niya mga yan eh. Eh tapos sabay-sabay pa sila, tapos ako lang mag-isa. Eh natural silang mananaig doon sa usapan namin. Wala, hindi makatuwiran. Eh, tapos puro mga diseminaryo pa yan sila. Tapos ako eh, hinaharap ko sila eh, nagtatanong lang naman. Hindi naman din nila masagot. Yun yung tinatanong ko sa kanila, bakit si KDR hindi nangangaral? Ngayon, yung mga inaabuloy, saan na pupunta? Wala naman ng satellite, wala naman ng ano. Eh, alam na naman, this. No? Dapat ano, may report, di ba? Yung misa na ano eh, yun yung misa na lalo ko doon eh, nung kaya isa na rin na, hindi na rin ako nakakatingin. Kasi nga nakikita ko nga yan, mga pinagigawa nila. Tapos may at may, hingi yan, hingi dito, hingi dyan, target dito, target dyan. Ano ba yung minabayaran nila? Si Kuya, sweldo niya. Eh, wish pa lang eh, dami ng kita eh, di ba? Nakibana, yung dati, kaya nga nagawa yung UNTV kasi nga sasabihin nila o dito SBN 21 wala na tayong pang-upa ganito inalis tayo sa ABC ganito ganyan. So kailangan natin ng ano magtayo ng sariling ganito istasyon. Nung nagkaroon naman ng istasyon tinaman naman ako anong palabas. Tapos sasabihin nila oo 24/7 nga pero majority ng pinapalabas Manibela. Nila balita o kung ano-ano mga palabas siya, sayawan ng sayawan. O kung, trying hard eh, daw, sabi ni Emma. Inaabuluyan yan. Eh bakit man lang wala mang live na ano, hindi man makapagtanong yung mga tao? Ah, ito. Sa perspective ni Brother Carlo. Pasok. Hindi, tatanong ko lang. Ano na bang update doon sa building ng UNTV? Tiwangwang. CP, alam mo bang update? Iwang-wang. Oo. Naloko daw ng contractor. Yep. Iwang-wang. Sino ba contractor? Sila din. Tapos ngayon, may ospital-ospital na naman sila sinasabi. Kaya abuloy-abuloy, ospital-ospital na naman ngayon. Hindi naman daw po natuloy sa ospital. Sabi.
Hindi. Yung 400 million? Ala. Wala. Dito sa message box po natin, meron kasing ano eh. Sabi rin, kula po at ang pangalan. Pero hindi ba mismo Jollibee nag-announce dati na halal sila? Bali, binabana po ng Islamic Dawah Council na sila mismo nakapag-obserba na talagang hindi po halal ang Jollibee. Hindi certified. Hindi talaga. Kasi may halong baboy kasi. Tsaka meron silang ingredients na ginagamit na nahaluan ng baboy. May nahalo din sa chicken. May binibet na Muslim nila. Na mismo nagsabi. Yes, Islamic Dawah Council na mismo. Yun po yung talagang mataas. Pagdating po sa mga pag-inspeksyon ng pagkain, kung talagang pasado ba, na hindi ba lalabag dun sa panampalataya ng mga kapatid nating Muslim. Okay. Saka may kakilala po ko na talagang ano halal certifier. Mm. Talagang siya mismo nagsabi na hindi halal ang Jollibee. Nagtataka nga rin siya eh. Nagtataka nga rin siya bakit ipinipilit daw na halal. Hindi siya siguro papas. Nga, eh siyempre, merong, ano, merong negosyo eh, best house of chicken. Mm-hmm. Oh, ganun lang yan. Pero ako, yan nga, yung mga yan, naaralan niya ni Bes eh. Pero bakit ngayon, parang itong mga ganitong panahon eh, parang bumabaliktad sila, lalo na to sila, ano, sila Brad Rudel, sila Brad Dani, mga kasama yan ni Brad Eli eh. Mga ano yan eh, kasama nyo pa nga yan sa Brazil eh. Mm-hmm. Tapos ito pagdating ngayon, hindi nyo mailaban yung mga, ano, nung nawala si Bes eh, parang... Hindi na kayo niya. Sinasabi nga ni Bis, hindi na kayo makatahol eh. Kung ano na lang isabihin ni KDR, opo, kuya. Eh, talaga nangyari nga. Talagang ay sorry na-disconnect ako. Okay, sige po. Ayan, alis na po ako, bali may pasok pa kasi ako eh. Ah, okay. Sige, okay, salamat sa inyo. Ingat. Salamat sa juice. Mhm. Eh nga, yung ano, yung mga taga-Palid ya ko ito kung ma-upload to ni Broccoli. Reach out lang kay Broccoli. At kung kinakailangan pumunta ako dyan sa Apali, tarapi ko talaga yan, lalo na to si Brad Dani na balis. Ewan ko ano nangyari sa'yo, Brad Dani. Bakit nagkaganyan kayo dyan? Mga kasama kayo ni Brad Eli dati. Mm-hmm. Anong nangyari sa inyo? Wala. Walang lakas ng loob. Kasi matatag sila na ano, kaaway ng juice. So, sino kaya ang unang kakalas, no? Sa KNP. Si Yuli naman kasi, hindi naman KNP. Although close. Si Yuli, kung ganun, ang laki naman yata ng mansion dun eh. Oo, sobrang. Ito naman kay, ano, ito naman concern ko dyan, kay Brad Julie. Eh, bro, ba't ganyan naman? Dami mo subscriber eh, hindi ka na nagsasalita ngayon eh. Baka hindi ka na rin makatahol ngayon. Oo nga. Tapos sasabihin mo, katulong ka ni Bes. Eh ngayon, hindi ka na nga, tinan mo nga yung in-upload mo. Kailan pa yung in-upload tunay mo, na ilang bilin. Buwan na yun. Sasabihin mo, may habilin ka hanggang ngayon. Pasko ka na. Akin ako convert. Eh ngayon, yung mga member, nag-aantay sa sasabihin mo. Kaya nga sila nag-subscribe. Eh, ilan na yung subscriber niya ngayon, no? Kaya nga sila naka-subscribe sa iyo eh para i-vulgar mo yung dapat mo i-vulgar. Hindi ka nagsasalita ngayon. Ayan, hamon natin kay Yuli. Bago magbagong taon, kailangan ma-release mo yan, ha? Ilabas mo ngayon. Eh, pagbira. Nag-aantay yung abutan mga... Abutan ka ng 2023.
Wala pa rin. Hindi, sa kami, ano pa rin sa kanya, may sympathy pa rin sa kanya ang mga member kasi siya talaga ang personal na kasama ni Bes. Pero mo, kahit nasaan siya lumipat na channel, lumilipat yung mga tao eh. Oh. Ilan lang yung upload niya, dadalawang video, tinan mo, ilan yung subscriber niya, nasa 18,000 yata yun. Bilis. So ibig sabihin, sinusundan talaga siya ng ibang mga member. May mga member dyan sa MCG, ay, hindi yan nagsasalita talaga. Pero nakaano yan, nakikiramdam lang yan sila. Oh. Kung ano na talaga yung mangyayari dito sa ano sa MCGI. Mm-hmm. MCGI cares. Kasi hindi na yun yung ano eh, hindi na yun yung hindi na yun yung ano eh, yung sinasabi ni Bradelli na umanib. Kasi mm-hmm. yung sinabi na umanib doon sa tunay na iglesia, wala na sa kanila yun eh. Mm-hmm. Wala na. Pero ikaw Brad, naniniwala ka pa sa itong darating na Pasko, kakain ka ba ng ano? Itong Pasko? Sila nga kumakain ng Halloween party. Picture sila eh. Kumain sila ng Halloween party. May picture sila. Naka-costume pa nga sila eh. Remember me. Pero ang alam ko, si San Pablo, pumapasok yan sa mga sinagoga ng mga Hudyo ng dati. Nakikisali yan, nakikian yan. Pero yung mga Diyos-Diyosa na sinasabi, mga ano, di ba nga sinabi nga ni Brad Ellie no, na parang nasa budihin nyo na yun kung kakain kayo. O ano. Pero ewan ko, yung buong detalye na yun. Ito bang darating na Pasko, sinong Diyos-Diyosan? Si Kristo. Lalabas si Kristo, di ba? Oh. Pero kami sa amin sa bahay, pag nagluluto, syempre pagkain nyo sa bahay. Kahit na hindi naman Pasko, nagkumakain kami. Oo. Eh sila, mag-SPBB yata. Tama ba? SPBB na itong Pasko? Mm. Oo, eh ano na yan. Pag, laging tinatapat, no? Oo. Para makaiwas daw sa tukso. Oo. For time immemorial talagang galing. Eh si Jesus din naman yung ano, sineselebrate nila. Ibang Jesus yon. Ibang Jesus. Jesus ang Katoliko yon. Baka si Tapa Lord yan. Kaya lang, tatlong araw na naman na si Tapa Lord. Tatlong araw na naman na puro hadel yun. Opo, kuya! Yeah, halukay ko pa! Yeah. Oy, si KD may bibilin daw resort, island resort sa El Nido, Palawan. Sarap merong info. Ano pero, ano to, taga Palawan nila, parang wala na sa loob nila yung pinagagawa nila eh, kahit na magagano sila. Tignan mo yung ano, yung loob niya, yung mga yan. Kausapin mo na lang yung mga budhi nila eh. Sila na lang sa sarili nila kung totoo ba yung mga pinagsasabi nila na yan. Yung mga parang sa tingin ko, lalo niya si Sislos. Hindi na yun yung ano eh, kahit mag-upo-upo sila dito kay KDR. Pero sa loob-loob nila. Ako, yun yung ano ko ha, yun yung sa tingin ko dyan ha. Sa ilang taon ko rin dyan na malagi ako na ano. Tingin yung mo mga ko ginagawa nila ngayon, parang hindi na ano sa loob nila yun eh. Parang sumasabay na lang sila sa ano eh. Going with the flow. Ay, pwede naman silang mag-comment yan eh. Sa ano mo, sa pag in-upload mo to, comment sila kung totoo hindi yung mga sinasabi dito. Malabo. Hindi sila mag-comment. Pinagpapalo na nga sila sa'yo eh. May mga taga-ad pro dyan. Lahat naman, ay, alam nila. Oo, lahat ng galawan, alam nila. May feeling ako, mga ad sit, ad pro, nakasubaybay sa atin. Pati si Onesimus na nanonood sa atin. Si Yuli. Kasi Onesimus eh. Oo. Eh kasi ano naman tayo, magkakapatid tayo dito eh. Yun ang takbo pa natin. Ako kaya ako pumasok dito, naghanap ako kasi yun yung sinasabi sa Biblia eh. Magtanong kayo, subukin ninyo yung ano. Eh, kaya ako naghanap kasi hindi ko na makita dun sa kanila eh. Natural, yung mabuting daan. Oo, saka tayo dito, accepted lahat. Christian ka, atheist ka, agnostic Muslim. Ka, Muslim ka, yan, si Mission Christiana.
kahit ano ka pa, si Brad Albert, mm-hmm. di ba? Yung mga tinawag na mga banal. Kahit ano pang religion mo, mm-hmm. welcome kayo dito. Oo, lahat tropa. Oo, si Onesimus, mm-hmm. yan. Galing magteksto, no? Oo, oh, okay yan. Typical na ano, no? Manggagawa. Basta, naka sa Biblia. Kasi mayroon dyan, oh, sasabihin, Biblia, Biblia raw sila, lalo na itong MCG Ikers. Kung ano naman yung mga pinagtututuro doon sa handle. Hindi man magpaksa na yun, wala nang paksa eh. Kwentuhan na lang sila ng kwentuhan doon, tapos puro blind uh-huh. item pa. Di pangalanan nyo. Pangalanan nyo yung mga sinasabi nyo kung sino para ano, hindi yung mga member pala isipan sa kanila kung sino yung sinasabi. Yuli. Sino ba yung, na, ano, sino ba yung ganito, sino ba yung ganito. Di pangalanan nyo. May na unheard of. Pero may ano, may tiniwalag ah si ang pangalan yung driver ni ano nung isang may katungkulan. Yung may brother-in-law ni Sis Baby. Oo, oo. Ah, yung brother-in-law. Peter, niya. Yan Peter Bohol. Popular ayan. Now pag sinearch mo sa Facebook, Peter Bohol. Peter Bohol. Ano sige nga try ko nga. Peter Bohol. Nag-ano siya eh, meron siyang crime na nagawa. Wow. Kaya siya tiniwalag. Anong crime yan? Circular number 2. Ano number na ba? December na, konti pa lang tinitiwalag eh. Ito, yung nag-pop up sa screen ko. Mga adjots, MCGI 2004. Kumusta tong rapist ng batang 12 years old na to? Nakapa adjots, MCGI 2004 nyo. Nabigyan na ba ng 5 abogado ni KDR? Ah, may ano pa. Eh, hindi. Paano bibigyan ng abogado? Eh, tiniwalag na. Ididemanda nga siya ng MCGI. Natama naman yung ginawa ng MCGI doon. Oh, yeah. Commendable naman. Rape yan sa minor eh. Oh. Ako naman, ito yung ano ko kay Brad Julie. Eh, siguro naman kahit na ano naman eh, kahit sabihin natin, baka meron naman na iwan si Bradley na kahit konti. I-broadcast nyo lang, i-broadcast. Oo. Eh, wala kasi, nga. Kasi yung mga member sa MCGI, naghahanap na yan eh. Kaya nga dami mong subscriber ngayon eh. Sinundan ka talaga yung mga yan. Tahimik lang yan sila, hindi yan nagsasalita. Kasi pag nagsalita sila, sasabihin, pagsasalitaan sila ng mga, ano eh, ng mga member eh. Kasi sasalitaan sila ng mga member na oh kasi ikaw ganito ganyan. Hindi ka na naniniwala sa sugo. Ganun yung impression doon sa mga umaalis. Kaya ako, ikaw, Brad Julie, mag-broadcast ka. Eh, nung kasama mo si Brad Eddie, nagbo-broadcast ka eh. Nagbo-broadcast kayo, tapos nawala lang si Brad Eddie, nawala na yung mga tao. Di yan mag-broadcast. Asa lang yan kay Soriano. Nauna pa tayo sa kanya. Masaya pala to, no? Live, no? Mag-open din siya ng podcast. So, pag nag-open siya ng podcast, di papasok din ako sa podcast niya. Ito, hindi naman natin in-invite to si Brad Ali, di ba? Bigla siyang pumasok. Kasi pumasok ako, nakita ko yung link doon sa Reddit eh. Wala na ako makausap eh, sino kakausapin ko? Maganda nga to, no? Eh, ganito naman talaga yung dating daan ng araw, naka-live sila, di ba? Oo. Kasi gawin na natin to, weekly na. Actually, magbebenta lang ako ng t-shirt ngayon eh. Ay, hindi pala, mamimigay lang ako ng t-shirt ngayon. Brad Carlo, sige. Kinanahan na. Talong mo kay Broccoli. Talong. Sa FB? FB, oo. Paano ba? Hindi ako marunong. Paano ba mag-like sa FB? Pwede hello? Ba i-connect? I-connect yung Facebook sa YouTube? Eh, iba ginagawa nila. Si attorney, ano, di bayan. Paano ba, Carlo? OBS gamit ko eh. Oo. OBS, pwede to. Pwede doon? I-connect ko lang yung Facebook. Sige. O, dapat mag-podcast siya para magkakalaban eh. Hindi tago siya ng tago dyan. Ito si KDR eh, kung ano-ano ang pinagagawa. Tapos nakukonsensya nyo yan. Ilan libo yung ano, ilan libo yung member niyan? Mm-hmm.
Ang advice sa akin ni si Specchay, huwag daw ako masyado maingay. Sa Facebook daw ang daming tao. Sabi niya, huwag masyado, baka madali ka. Sabi niya. you don't believe so, Brad Carlo? Dapat talaga sa Facebook? Facebook talaga, nandun yung mga tao. Okay, Facebook ang gagamitin natin platform kasi nandun na yung mga kapatid eh. Nandun yung mga data pack. Totoo. Oo. MCJ, group dami. Okay. Ito nga eh, yung sinagay namin yung Red Dobby. 24,000. Mas marami pa to sa Reddit. Yung MCJ group na sinalihan namin ni Toby. Ah, 24,000 nakasali dito. Halo-halo okay, dyan eh, no? Oo, oh, halo-halo dito. Bardagulan. Oo, oh, lahat ng stakeholders ng MCJ nandito. Iglesia ni Cristo, friends natin, patambay dito. Oo, may ano ako dyan eh, parang may mga disrespectful kasi dyan. Yung mga picture ni Bess na nakagulong. Oo. Binobol, binababoy eh. May napapasukan ako na mga MCGI groups. Yung mga pinopost ko, hindi naman, hindi pinopost. Kasi yun nga yung sinasabi ko, kung ano yung sinasabi ko dito. Ipopost ko dun sa, buti nga sa Reddit, yung mga pinagsasabi ko dun, lumalabas eh. Mm-hmm. Eh dun, wala. Naka-filter lahat. Oh, may new joiner si Give DP. Oh, hi Give DP. Kumusta ka? Masaya din, hello? No? Live pag may ganyan pumapasok, di mo kilala, no? Oo nga eh. Exciting, eh. Pag... Hello, Give DP. Hello. Pag-guest kasi minsan, di ka pasisipotin eh. Oo nga eh. No? Oh, okay to yung biglaan. No, mag-live na lang tayo para makapag... Hello! Yun! Oh, 15, YouTube. Ilan ba? Oh, 20 na. 20 sa YouTube, oh. May chat din ba dito sa YouTube? Natuwa okay, eh, no? Parang bata. Alam ko meron. Eh, yung mga taga-apalit dyan, sabihin nyo kay KDR na magpatanong siya, consultation. Ayano. Ngayon, kung hindi lalabas si KDR at kung yung mga MIC ang lalabas, saharapin ko yan ang mga MIC. Si Brad Rudel o si Brad Dani Labales. Well, broccoli. Okay, kung di lalabas si si KDR. Hindi kita naman. Invite ko kaya si insurance agent. Oo, pwede. Ah, sige, Brad Ali, sorry. Kaya kung naka-live sa YouTube ngayon, yung mga taga-apalit nanonood dyan, sabihin nila kay Brad Mel, magpa-consultation si KDR. Huwag siya magtago. Oh. Ako, nagsasalita ako dito. Personally, wala akong laban sa inyo sa mga MCGI. Ang tinututulan ko nga, yung mga pinagtuturo nyo ngayon, na hindi naman yan yung na Luke Bradley. Unang-una, sinabi sa Biblia. Yung nangaral si San Pablo, binili niya yan kay Timoteo na mag-ingat ka sa turo mo. Eh ngayon wala ka kayo kaingat-ingat kung ano-ano na yung mga pinagsasabi nyo dyan. Oo. Nagtanim ng binhi sa gitna ng daan. ililipat yung binhi. Tapos ngayon, yung mga lumabas sa MCJ Agir, sa paparatangan yun na Antikristo. Kaya nga ako lumabas dito eh. Dahil dyan sa mga sinabi nyo. Kasi ako, lumabas na ako dyan eh. Ayoko na dyan sa MCJ, lalo na kung ganyan yung mga pagagawin nyo dyan. Adel, wala namang ganyan eh. Walang hindi naman yung ganyan ng Panginoong Hesus eh. Hindi ganyan ng pangangaral na ginawa nila eh. Mas mabuti pa dito, masustansya. May broccoli, may talong, may pechay. Hindi na ako nagsasalita. Hindi na ako lumalabas. Hindi nga ako nagre-recruit sa mga kabrother dyan. At marami akong kaibigan dyan sa pagsasama-sama. Hindi ko sila inaano na huwag kayo maniwala dyan. Ganito, hindi ko sila sinasabihan ng ganun. Basta ako sinasabi ko, in-express ko ngayon, kung ano yung nakakita ko dyan. Na talagang ngayon, yung tinuturo ni KDR, hindi na siya
yung katulad ibang, nung ibang ebanghelyo na ba? Ibang ebanghelyo na siya. Hindi na siya yung na nakasang-ayon. So na, matakwil na, matakwil. Tinakwil na. Kasi yun yung utos eh. Yun yung utos eh. Oo, sabi ni Onesimus. Ano yan, Kuya Talong? Ma, ano, hanggang 10 p.m. pa daw siya available. So halatang nasa pasalamat siya ngayon. Ay, what the... Alas 10 pa rin eh. Alas 10 ang tapos eh. Sige, Toby. Sige, go ahead. Toby. Wala kang audio. Nawala. Baka napindot lang. Oo. Tapos kay ano naman, kay Brad Julie, mag-podcast ka, Brad. Nagtatago ka na naman eh. Oh, di ba may podcast ilang na naon? Ilang buwan na yung, ano eh, ilang buwan ka ng ano eh. Sabi mo, may sasabihin ka, tapos tingnan mo yung video mo. Ilang buwan na, hindi mo pa... Sumunod na nga sa iyo yung mga member, oh, na ilang libo na yung ano mo ngayon. Di ba, pinasibak nga yung dati niya YouTube. Almost 90,000 yun. Oo, 95. Di ba nga, tinakedown yun. O lumipat siya ngayon, sinundan pa rin siya. Mm. O tapos ngayon, hindi ka magsasalita. Paano na yung mga kaluluwa dun? Oo nga, no? Eh, leader pa naman siya ng grupo niya. Tapos ngayon, hindi siya magsasalita. Nandun lang sila sa tagu-tago. Eh, ang sinasabi sa Biblia, yung totoo, eh, sigaw mo eh. Mm. Oo, humayaw ka ng malakas. Isigaw mo yung tinig na parang pakakak. Pwede lalo na ngayon. Nasa inyo yung satellite. Nasa inyo yung satellite sa Brazil eh. Yung relaying station dyan na sinasabi dati. Oo nga, no? Walang control yung apalit doon. Sa satellite doon sa Brazil. Kaya nga ako, kung ikaw, Brad Julie, kung nakikinig ka, ang gawin nyo dyan, ibenta nyo yan sa junk shop. Tapos yung mapapagbentaan nyo, yun yung i-broadcast nyo. Kanya i-broadcast nyo kung talaga may pinaglalabang kayo. Kasi ang dami nakapalo sa kanya eh. Sinundan siya ng mga ano eh. Sinundan siya ng mga member eh. Na hindi na naniniwala. I was being CP. Go ahead, CP. Sorry. Eh, Brad Ellie. Sinabok ko muna pasukin pagkakatipan nila Ulysses. Pumasok ka daw, Brad Ali. Hindi. Pero hindi dati, ka. Bro, dati nung buhay pa si Brad Eddie, kinausap ko yan, si Brad Julie. Kasi personal. Nga, ayun nga, may mga programa nga sila na pagpapalaganap. Kasi yun yung ano ko rin, yung diwa ko eh. Yun yung sa, ano, ha, sa paniniwala ko. Kinausap ko niya si Brad Julie. Kaya lang, di naman ako in-entertain eh. Kasi siguro, kala nila, tik-tik, ganito, ganyan. Hindi nila ako in-entertain. Pero kinausap ka naman. Si Julie kasi magaganda yung mga ano li, mga programa nila kasi katulad niya naglabas sila ng Omega DJ Bible instead na yung mga pero maganda pa rin yung Biblia na ipapamigay. Pero yun nga sabi ko bro paano ba ako makakatulong diyan sabi ko eh pagka ano kung kalooban eh makatulong ako sa inyo. Eh kaya lang siyempre kasagsaga ng ano hindi naman siguro sila nag-entertain ng hindi nila kilala. So ayun, hindi ko na sila in-approach. Pero minsan panahon, kung siguro kung re-review niyo yung mga inbox niya, minsan nag-approach ako sa kanya. Kaya yung paniniwala ko ngayon, lalo na sa ginagawa ngayon ng MCG iCare, hindi na yan yung dati. Hindi na yan. Ngayon kung nagsasalita yan yung mga, ano, yung mga MICKNP, kausapin nila yung mga ano nila, sarili nila. Kausapin nila yung sarili nila kung totoo ba yan, mga pinagsasabi nila o niloloko lang nila yung sarili nila. Kasi hindi naman yan yung inaral ni Bis eh. Hindi yan. Kaya ako nagsalita ngayon, kaya ako lumabas ngayon, na ano ko, na-trigger ako dun sa pinagsasabi nila nung ano, yung prayer meeting. Yung aalis daw sa MCG iCare, anti-Kristo raw yun. Nasasaktan kasi ako, umalis na ako eh. Umalis na ako. Kasi kami, hindi kami nasasaktan eh. Sabihin mo kami, Antikristo, okay lang. Hindi naman kami naniniwala. Pakilam namin sa'yo. yun yung gusto kong i-express ngayon, lalo na ngayon, naka-live ka. Nakikinig yung mga taga-apalit kung iparating nila kay Brad Mill. Yun yung masasabi ko. Na yung Biblia na yan, lalo na si Sislos, ano yan eh, di Batista rin yan eh. Oo. Tapos ganyan, sasabihin matapang, nila. Oh.
ano niyo yung binasa niyo, sinasabi niyo na Antikristo, eh yung nagsulat niya 2000 years ago, tapos sasabihin niyo ngayon ang lumabas sa amin ano. Paano niyo ngayon maninindigan diyan sa aral na yan? Iba na 'yon. Ano, ang tinutukoy na doon yung organized religion na ng MCGI. Hindi na yung umanib sa dati. Oo. Kulto organization na, kulto. To cut it short. Yeah. Get. Oh, tapos, ayun, katulad niya, pagka, di ba, dati, pag-awitan. Awitan talaga. Eh, ngayon, pag may mga awitan, puro yung mukha niya yung lumalabas doon. May ano, napansin mo yun? Yung ini-introhan muna ni Rason before mag-awitan. Oo, oh, muwanta nga. Kasi dapat ang awit sa Diyos yun eh. Dapat ang awit sa Diyos yan ngayon. Ang inaawitan yung Diyos tapos mukha ni ano yung lumalabas dun sa picture. Diyos na rin siya eh. Magnilay-nilay muna tayo sa ating kasalanan. Awitin natin ang numero uno. Ang lalim pa ng Tagalog niya. No? Ay, ginamihan ka ng intro pa. Unlike dun dati, di ba? Ano kagad eh? Straightforward eh. Kantayin natin ang numero 36. Tapos after nun, numero 30. Ganun kagad eh. Nakakabiso pa yun eh, no? Parang unnecessary words. Di ba? Pakunti yung masalita. Kumakain ng oras yun. Paulit-ulit na lang yun every week. Palaging magpaalalahanan. Ganyan. Toby, sige, pasok. Hello, rinig ako. Opo, rinig ka, opo. Rinig ka. Okay. Hindi, napaisip lang ako kanina eh, yung patukol kay Yudi. Hindi kaya posibleng nag-usap na yung dalawa, and then may kasunduan na. Kasi napansin ko lang, mayroon topic si KDR na yung mga hindi na, o kaya yung mga hindi na naniniwala sa MCGA, di ba? Pwede na silang, ano eh, pwede na silang tulungan. Kumbaga hindi na sila yung pwedeng i-ignore pag humihingi sila ng tulong eh. Ako, yun ang duda ko, bro. Yun ang duda ko, parang backdoor din. Kasi hindi na siya nagsasalita, eh. Pwede. Parang nag-settlement din. Kasi ang dami na sumunod sa kanya, eh. Kasi tingnan mo yung YouTube nga kanya ngayon, no? Ibiroy mo, mas marami pa ang subscriber kay Bad Collie yan, eh. Okay, tapos ngayon, no? Hindi na siya nagsasalita ngayon. Eh, siya yung naghamon-hamon ng debate dyan. Tapos ngayon, siya yung, ano, siya yung nawala. Eh di ngayon yung mga kaluluwa na nag-aantay ng katwiran, iniwan nila. Natenga. Sa ere. Ang kawawa dyan, tumali sa mga group chat ni Yuli. Sabay mo nandodox na sa madawin. Oh, may nandodox yan eh. I-expose yung ano mo, real identity mo sa public. Batiin mo yung ano mo, favorite mo, si Will. Will Jackson. Ay, Will Jackson. Nagkakalat. Wala, nagkakamit lang yun. Tapos sabi pa nga sa akin nung sinerte yung post ni Basic sa ano, yung galing sa Reddit. Ay Brad, meron din ako yun, maghintay ko. Sabi ko sa isip ko, napaka-insecure na itong taong hindi ko nga kaya pansin. Sabi ko tinag nga ako nun last time. Gusto, sabi niya, i-dox ko daw si Basic. Dinox ko, pero binigay kong picture yung picture ng Jaco na namin. Si Brad Richard. Hindi si Brad Richard. Si Brad Edwin Batbatan. Ayo, asawa niya na. Si Sorgy. Alam, pang-asar lang. Ay, kasi siya nga, nakatago yung profile niya, di ba? Tapos gusto niyang mandox ng iba. Oo nga eh. Hindi, pero ito si, ano, si KDR, kung magpapakonsultation to, lalabas ako. Talapat ako kahit sa gitna pa ng kapatiran niya. Noong araw, nagtanong ako kay Brad Ely, sa gitna eh. Dapat ganitong open na live, di ba? Kasi kung SK yan, live. May screening yan eh, hindi ka makakapasok dyan. Oo. Unless nga, kunwari, sincere ka ganun, tapos pag live na, yan. Sabay gagawin eh. Kasi dyan mo malalaman talaga yung ano, yung talaga nagsasabi na totoo. Kasi, ang Panginoong Jesus eh, noong araw yun, humaharap yan eh. Kahit sabihin mo na sila San Juan eh, sila San Pedro eh. Nangangaral yan eh. Tapos ngayon, sasabihin nila, iba na yung ano nila. Parang ano na siya, hindi na siya
iba kay Kibuloy na hindi na... Ay, yung pagdepate pa nga sa mga pariseo, di ba? Hindi si Kibuloy, hindi na raw ngayon church age. So, parehas na sila ngayon. Actually, mm-hmm. syempre, pamilyado rin si KD. Hindi naman siya mm-hmm. lalaban ng ganun. Syempre, maano rin yung buhay niya sa panahon natin. Eh, yung mga sinabi mong sila Pablo, yung kinulong, di ba? Mm-hmm. Si ano, pinugutan ng ulo, pinagbabato. Siyempre, mm-hmm. si KD, pamilyado, hindi niya rin gagawin yan. Hindi niya i-risk. Di ba? Pero si Bess, at least, di ba? Nangaral hanggang huli. Hindi, ako, nag-take risk na ako eh. Kasi kung, siguro naman, alam naman ng mga worker kung sino ako eh. Mm. Alam nila yan, dahil ako lang yung nag-iisang talagang umano sa kanila. Hindi, malay mo, marami rin katulad mo, di ba? Sa buong Pilipinas. So, dami yan. Hindi, hindi ka makikilala niyan unless mabosesan ka talaga. Mm-mm. Or nagbigay ka ng clues. Oo. Pero yan, lokal ko, katabi ng ganitong lugar, ganitong tindahan, di ba? Mga ganun. Oh, may ato dyan. May... Eh, basta yung lokal dito, eh. Naman, tingnan mo naman yung local dito, mas marami pang member ng MCGI care. Sa mga Mormon. Mm-mm. Pero tayo naman pagkumparahin mo naman yung lokal nila. Basketball court. Yung lokal namin dati sa Pamplona, ano yun eh, bahay yun eh, na kinonvert into lokal. Una, isang townhouse yun. Tapos, nung bandang 2006, kinuha na rin namin yung isa pang townhouse katabi. Sa katabi lang. Tapos, pinagduktong yun, giniba yung wall para mas malaki yung worship hall namin. Galing. Tapos yung taas, KNC room. Yung taas, KNC room. Tapos yung bagong townhouse na sinakop ng lokal, ano yun, sa officer. Doon nagmi-meeting yung mga opisyalis. Galing. Ganda nga ng lokal niya doon eh. Ano yun? Ganun dapat ang ano, ganun ang mas maganda na gawin nila. Yun yung siguro yung sa akin, yung sa lobbying ko. Kasi nung dati, hindi naman nakakarating sa kanila yan. Mm-mm. Tapos pag magsasalita ka, parang masama ka. Pero kung titignan mo naman yung kalagayan ng mga member, yung kalagayan ng mga kalapit na mga kapilya naman. Mm-hmm. Ayan, maganda pala eh. Yung mga from Reddit or sa Facebook, yung nag-join dito, baka may saloobin kayo. Dito nyo na ilabas sa podcast natin. Labas siya dito. Kaya ako lumabas dahil dahil na ano ko doon sa ipinaksa nga nila nung yung ipinaksa nila kasi hindi naman talaga ako dalayo ko ng mga lalo na yan pag nalaman ng ibang mga member. Yun din yung kinakatakot ng iba na mapapagsalitaan sila ganito ganyan. Kaya lang kasi yung ipinaksa nitong huling prayer meeting yung mga umalis daw sa kanila, yun daw yung Antikristo. So doon ako ngayon magkakaroon ng reaction. Kasi ako, umalis na ako eh. Hmm. Umalis na ako, di na ako... Ano kasi kung ano-ano na yung pinagtuturo nila eh. Kung medyo, ano-ano na rin yung diwa na itatawid nila doon sa mga member. Uh-uh. Sabihin nila, pakain dito, pakain doon. Eh sila nga mismo, hindi sila nagpapakain eh. Asan sila? Di ba nandun sa atin? Tagalabas lang. Hindi, di ba? Nandun sila sa huddle. Tapos sasabihin nila, magtulong-tulong tayo, mga kapatid. Mm-hmm. O eh, nasan sila? Yung nagsasabi nun. Sabihin nila, management kami, di ba? Kami yung nagdedirect eh. Nasan sila pagka nagpapakain na? Mm-hmm. Sa kanila kayo. Umbag ba sila dun? Hindi, yun lang yung ano ko sa kanila. Kasi yun yung napapansin ko eh. Tulong-tulong tayo mga kapatid. Ngayon yung nagsabi no, nasan? Nowhere to be found. Yan kasing mga may hirap na yan. Hindi mauubos yan eh. Yan nga yung ano bro eh, no, nagkabugbugan niya doon sa Jollibee. Eh. Diba? Sino 2005. Sino-sino yung mga nandun? Si Brad Patino. Hindi, Brad Bats pala. Ganun nila ginagawa ngayon yung mga member na pakain tayo, pakain ganito. Yung nagsabi, nasan? Actually, yung tinutukoy mo dun sa Jollibee Apalit ng 2005, ang isa sa mga romeski dun kala Marcos Mataro is Kasona ko.
isa siya sa mga nasuntok ng mga INC members nung ano, nung time na yon. Hindi naman si KD nag-rescue dun eh. Paano ba yung naawat? Si Soriano. Police? May mga... Oo, parang dumating yata yung apalit police dun eh. Saka nung kasagsaga na labanan ng pananampalataya, hindi mo naman siya makita eh. Si KDR. Sabi, sasabihin, eh may kontrata ako sa ganito eh, may kontrata ako sa ganyan. Eh bakit ngayon, may sarili na siyang istasyon? Hindi niya magawang mag-broadcast. Tapos, ang papalusot niya ngayon, eh di tanong mo kay Soriano. yun yung lagi niyang palusot ngayon eh. Yun yung sasabihin niya ngayon. Ang meron akong sinabi kay True Faith, sabi niya kasi ano, yung mga pagpapakain, sinong gumagawa niyan sa panahon natin ngayon? Sabi ko yung pagpapakain ba, 'di ba ang turo ano, yung tinapay na hindi napapanis. Yan bang pinapamigay niyo napapanis? 'Di ba? May ganong talata eh. Ayun, para Abra Toby, go ahead. Okay, Toby. Para namang MCGI lang ang magpapakain sa mga tao eh. Maganda. May ilang dekada na. Yung mga ang alam ko, may mga atheist, nagpapakain din sila. Sa kayo mga food bank sa Amerika. Yung mga atheist, nagpapakain din yan sila eh. Oh. Amerika. May mga atheist group na... Saka hindi mo kailangan ganun na... Pwede yung simpleng ano lang ba, may namalimos na wala makain. Tapos pinakain mo. Kasi nagawa ko na yun eh. Sa isang restaurant, kumain kami. May nangingi ng food. Pinaupo ko. Sabi ko, upo ka dyan. Kumain ka. Yung mga simpleng ganon, di ba? It's credited din. Hindi lang yung sa organized religions. Tsaka DSWD, DepEd, nagpapakain yung mga yan. Yung departamento ng gobyerno. Dati yung DepEd niya, yung... Eh, parang Nutriban. Oh, palaw ni Marcos, nagpapakain ng Nutriban. Di pa sikat MCGI nun. Kaya nga. Sige, Toby. Kapag nga nagkukulang ang lokal, lang sasabihin sa'yo, pumunta ka muna ng mga DSWD. Tinan mo kaya pag panahon ng eleksyon, marami dyan. Magpapakain, magpapa sa'yo ng bahay, ganyan. Pero mo, tinuturuan pa yung member na ano. Kung member ka na talaga, ano, wala na berito. Ngayong Pasko, di ba? Dami magpapakain dyan. Charity works. Kaya ayun nga yung dapat na sagutin ni, ano, ni Brad Julie. Na, yung sinasabi dito sa pinag-uusapan dito ngayon, na kung talagang wala silang naging agreement ni KDR, mag-podcast siya. Dati nga, hinahamon niya si ano eh, kaya sinundan siya ng mga kapatid eh. Kasi ang mga kapatid niya nag-aano na yan. Lalo na yung mga naaralan dati ni Bes. Hindi lang yan makapagsalita kasi nga hinaharang ng mga worker. Sa worker pa lang, nakakandado na yan. Hindi na yan makakalapit sa mga KNP. Kasi ako, gusto kong kausapin yung KNP. Hinarang ako ng mga worker eh. Wala. Maharangin talaga. Program din kasi yun, bre, sa SK. Kung magtatanong ka ng laban, masisira yung program nila, di ba? So, malabo talaga. Ayun. Very good. Ang saya pala, no, pag live. Masaya. Oh, hindi ko na napamigay yung t-shirt ko. Wala na, sa akin na lang to. Tagumpay. Oh, kung makarating to kay Brad Julie, sumagot siya. Excel yung isa, no? Ano, Brad Broccoli. Oo, Excel. Yung magtagumpay. Akin na lang. Oh, sige. Sa bayo ko. Ah, sige. Sa taga-UP yung bayo ko. Ang ganda ng mga equipment nyo dyan, eh. Pinagkagastusan nga yan, eh. Galing sa Abulo yan eh. Yung mga binibili nyo mga equipment. Tapos ngayon, hindi nyo ngayon gamitin sa pagbo-broadcast.
Oo nga, no? Sa mag-podcast siya. Titinan mo nga, gagawa siya ng episode. O, ang ganda, o, di ba? May mga lightning siya, ganito, ganyan. O, tapos ngayon, hindi niya gagamitin. Nakatago siya. Yung mga subscriber, nag-aantay doon. Ilang libo yun. Tapos, hindi siya, ano, hindi siya magsasalita ngayon. Ang magsasalita ngayon, si Daonesimus. O, si Daonesimus naman, kung kailan lang niya gustong mag-upload. Walang ano, hindi katulad ni Brad Eli na talagang araw-araw may ano siya, mangangaral siya. Sasabihin nga nila eh si Brad Eli. Oh, Blood Bible Expo ng gantong oras. Mamaya punta na naman dito, punta na naman doon. Eh bakit ngayon hindi nila magawa 'yun? Mabuti pa si Onesimus, nagpapatanong din eh, no? Oh, so, mga send in question. Eh, Brad Onesimus, dagdagan mo 'yung ano mo. Dagdaga mo yung upload mo. Eh, minsan, nag-upload ka. Abangan nung iba. Dagdaga mo yung ano mo. Dagdaga mo yung upload mo. Eh, baka may trabaho rin kasi si Brad Onesimus. Oo, oh, yun lang. Okay. Eh, si Brad Eli full time. Baka ina-edit pa yung ano, baka kumita yung Lazada ni Brad Broly. Pwedeng i-post yung Gcash na dun. Brad Onesimus. Eh, kumikita yung ano ni Brad Broly. Yung Lazada. Shopee. Hindi sa akin yun. Kaya ano. Ito kasi gusto ko rin dati ine-edit pero umuubos nga kasi ng time. Mga 4 na oras ako nag-i-edit eh. Tinatanggal ko yung mga dead air, mga unnecessary words. Ganyan. Pag live pala, ganito lang. After nito, nakasave na to eh. Ipe-play nyo na lang. Parang si best lang. Eh, hindi naman siguro, hindi naman siguro, ano yun. Pero yung play yun na lang. Kasi si Willy Boy, nagpa-plug din siya ng, ano eh, nagpa-plug din siya ng mga PS Bank or ano. Eh, kung para sa gawain naman, bakit hindi? Oo. Oh. Eh, kung ibabayad mo naman yun sa mga editor eh. Oo, oh, nagbabayad din ako dati. Para maipahayag mo lang yun, ano, para maipahayag mo yung katotohanan. Kasi walang ano eh, wala pa, kumbaga parang yung justice eh. Ang nangyayari, one side na lang, puro sa kanila na lang. Hindi man makapagsalita yung mga, ano, katulad sa Reddit, oh, 1-4 na yun nandyan. Hindi sila makapagsalita kasi isang sila magsasalita. Hindi nila ma-express yung mga, ano, nila. Oo. Katulad ko, ngayon lang ako nag-express, eh, tagal ko na rin na naghahanap ng sagot. Kasi nga, hindi na sila sumasagot, eh. Oo. Maganda yan, bro, for your mental health. Yung nailabas mo yung sa loobin mo. Kasi wala na akong makausap eh. Mga tao dito, puro ano din. Ano din, one side din, dun din. Eh, hindi ko na naman sila masisi dahil mga kaibigan eh. Mga kaibigan, nandun na talaga ako. Mga kaibigan ko, nandun din. Kaya kita mo, hindi rin ako makaano ngayon. Kasi syempre, sigurado yan pag nalaman yan. Pag nalaman yan, eh, wala na, galit-galit na. Pero ako di ako sa kanila. Oo. Hindi, yun kasi yun ang ano nila, yun ang gagawin nila pagka ikaw lumabas ka, eh ano ka na. Antichrist ka na. Kasi yun yung pinaksangan nila. Kaya nga ako nagsalita ngayon eh. Dahil yun yung pinaksangan nila nung, ano, eh, nung prayer meeting nila eh. Dapat hindi naman talaga ako dapat na ano eh. Kaya lang, syempre, ang mangyayari niyan, paano yung mga nandun? Paano yung talagang tunay na nagliling? Hindi na ba sila talaga makakarinig ng totoong aral? Puro huddle na lang na ano yung naririnig nila. Eh, yung mga nag-huddle na yan eh. Tingnan mo naman. Yan ba eh, may pakinabang o ano? Yun lang naman yung sa akin. O sila ba eh naglilingkod dahil sa katotohanan? I think hindi na pangangaral eh. Parang they just want to feel good about themselves, na tayo yung hinirang, tayo yung bahay ng Diyos, ganyan. It's for themselves. Di ba? Oh, wala nang, ano eh, wala nang broadcast eh. Biruin mo, may tulungan. Para sa bayang abuloy, di ba, sa pangangaral. Yun yung isa sa inano ko sa, ano eh. Di ba, may abuloy yan. May pangangaral. O eh, nasa na ngayon yung pangangaral? Ang piniplay wala nila, yung mga replay. Tama. Dito na lang. Magpa-flash ako dito. Yung gumagalaw na ano,
na BPI account number diyan sa baba. Tapos yung ano, tapos yun yung ibayad mo sa ano, mag-edit eh, magkano lang naman yun. Eh at least araw-araw may upload. Ngayon, pag araw-araw kami upload, eh lalaki yung subscriber mo. Lugi pa ako, bro eh. Kinumpute ko eh. Lugi pa ako. Julie, dalawang upload lang 18,000 yung subscriber niya. Kasi nga sinusundan siya ng tao, tapos nga iiwanan niya. Mm. O, nag-upload pa siya na may bubulger ko, no? O, tapos ngayon, nawala na. Ilang buwan na yun, ha? Hindi na nasundan. Nabitin ka ba, bro? Hindi, inaabangan ko rin. Kasi, nung nawala si Bes, hindi nga nila sinabi na, ano eh, kung ano yung kinamatay, ganito, ganyan. Eh, kasi nga, public figure nga, eh. Yun yung sinasabi nga ni Willie Boy, yung iba nga, eh, may alagang aso, pag namamatay, pinapalibing pa. Nung si Bes, public figure yan eh. Hmm. Bakit nila tinago man lang sa mga ano? Pero yun, hindi ko nakinig-excuse sa kanila yun. Naging ano ko lang yun, naging tanong ko lang din yun sa sarili ko. Bakit ano, parang hindi naman makatao yun, yung ganong galawan nila. Na nawala, wala na. Buti pa si Joe Masison, no? Alam natin yung kinamatay. Oh, eh, si ano nga, eh, si Presidente Noynoy nga eh. Oo. Yun. Kaya, yan. Dito kasi sa channel ko, si Toby lang nagbibigay sa akin eh. Toby, gusto mo man t-shirt? Oh, sa'yo na to isa. Alam lang. Oo, oh, XL. Bigyan mo na. Ito. Eh, dapat si, ano, si Toby. Maganda na rin siya. Mag-podcast na rin. Ayun. Ano masabi mo? Ito lang podcast. Ito lang podcast ko, Brad. Wala na si ano, si Brad Julie, mukhang hindi na lalabas eh. Tingnan parang natin. Kaya ako ikaw, Brad Julie, kung naririnig mo to, eh, ang dami nakapalo sa'yo, oh. Sinundan ka nga, oh. Ito mo, kahit sabihin mo na ilang libo yan eh. Eh, sa Biblia eh, yung isa lang na lingkod ng Diyos eh, si Elias eh. Eh, tapos sa kanya, oh, libo yung nag-follow sa kanya. Tapos hindi niya maaralan yung mga tao. Lagyan mo ng tanning, bro. Ayan, sa New Year. Alam mo yung ginawa ni Brad Cesar Adamos? Sabi niya, pag di kayo, sa INC, panawagan sa INC, pag di kayo lumaban ng debate sa dating daan, bibigyan ko kayo hanggang gantong petsa lang. Pag hindi, magpapadoktrina na ako. Ganun ang hamon niya, diba? Binigyan niya ng ultimatum. Oo. So, ayan, hanggang New Year. Yuli, pag di ka lumabas, pag di ka nag-post ng tunay na bilin. Kasi ang daming, ano, eh, daming nag-aantay ng katwiran eh. Kasi wala lang katwiran ngayon yung ano eh, puro huddle na lang sila eh. Hindi na sila, ano eh, hindi na nga sila na parang mga Bible reading eh. Ang mga nangangaral dyan, yung mga worker nila sa seminaryo eh, ewan ko kung nangangaral din yung mga yun. Eh, para saan yung seminaryo nila, kung ano. Paghalo ng semento, ganun. Mm-mm. Benta ng tinapay. Ayun. Ayun, kaya lumabas ako, bro. Kaya ano, nandito ako ngayon. Yun yung naging 717. Yun yung naging concern ko diyan. Okay. Oy, salamat sa juice, Brad Ali, ah. Unexpected guest to. Parang naging podcast na rin. Kasi yeah, naging sabi ko, mamimigay lang tayo ng t-shirt ngayon. Naging podcast na. Except na, oh, nawala na. Oh, yung sa akin, bro, nag-react lang ako dun sa, ano, dun sa huddle nila. Oh, very good, very good. Oh, pagka may time, gawin pa natin ulit to. Live na lang. Wala nang edit-edit to. Sana. Oh, ingat na lang sa, ano, sa sabihin. Sa kanya, yung reaction ko kay Brad Julie, hindi na siya lumabas. Nagtago na din siya. Sa aparador. Yun. Ayan. At least, ano, nailabas mo yung saloobin mo, Brad Ali. Saka, good luck sa'yo, ha, na sana yung family mo mabuksan na rin yung isip. Mm-mm.
Saka sa lahat ng nakikinig ngayon. Meron tayong 21 ha, watching right now. Ha? Hello. Very good. Ha? Oh, baka nandiyan si Bradmel. Bradmel. Oh. Eh, yun nga. Sinasabi ko nga sa inyo, kayo dyan sa mga nasa palit, kung maiparating nyo ngayon sa Hadel, kay KDR, ako wala akong laban sa inyo, mga Brad. Mga Brad, ano pa rin ako? Wala akong ano sa sino. Aral man. Lang, aral. Ang inaano ko yung aral, yung mga pinagsasabi nyo ngayon. Yun ba eh, ano? Oo. Yun lang naman yung sa akin. Wala akong ano sa kahit na ano sa inyo. Okay. Opo, yun na po, mga kapatid. Oy, final words. Oh, may nasabihin ka ba, Brad Carlo? Busy ka ba dyan? Wala naman, wala naman. Wala naman. Shout-out, salamat. Nag-like kayo. Ayun. Okay, ingat ka rin dyan. Oo. Ako may huli akong sasabihin. So, bukas na yung laban ng De La Salle College of St. Benil at laban sa school ni Carlo yan. Which is Coleo de San Juan de Letran. Ah, Letran ba si Carlo? Oo, oh, Letran 8 yan. Magkalaban yung school namin bukas. Ayan, nod ka yung basketball. Oo. Tinatawagan ko lahat ng alumni ng De La Salle University, alumni ng De La Salle College of St. Benil. Full force na tayo. Pati yung mga iba't ibang campuses ng Lasal, kahit taga-Lasal, ano ka ba, Dasma or Lasal Bacolod, supportahan natin yung binild natin bukas. Uy, si Hokage, diba? Lasal. Ah, si Hokage, oo. So, oh, nod tayo sa namin. GTV, tsaka sa ano, GMA 7, that's 3 p.m. So, tsaka supportahan niya rin, syempre kung taga-Lasal kayo or Lasal Binild, porta ng Epalane. Bili niyo yung Animo ng TAF. Ayan. Kung taga UE naman kayo, yung Bomba. Yung Bomba UE. Ayan. Salamat sa sponsor natin. Epalane. Epalane. Epalane Apparel. Ayan. Obi. May mga alumni ng ano, ng Letran. So, ano, supportahan niyo rin yung sarili niyo. Baste. Mga baste. Talo tayo. Alam ka eh. Eliminated kayo. Eh, Brad Onesimus, kung mapanood niya to, dagdagan niya yung ano niya, kasi dami niyang paksa eh. Marami siyang paksa na naka, ano eh, marami nag-aabang. Okay, yeah, Brad Carlo. Ayan. Boy, shout out kayo to, kay Brad Yuli din. Deposit pa yan. Ano letra na yun? Yun. Oo nga pala. Taga-letra na yun. Si Yuli. Oh, Brad Yuli, nod ka bukas, ha? NCAA. Hindi, may hamon sa kanya si Brad Ali. Dapat mag-podcast daw siya. Okay, kung ayaw niya mag-podcast, yung relaying station dyan, mga daming bakal nyo, siguro pwede nila ibenta yun sa Jackson. tapos yung mapagbentahan nun, i-donate nila kay, ano, Onesimus Piles. Kasi yun yung nangangaral eh. Oo nga, no? Eh, anong gagawin ng ano, yung relay station dyan sa Brazil? Wala naman ng live broadcast. Internet na ang laban ngayon. Ngayon, yung mapagbebentahan nyo niya, pwede nyo ibenta yan sa Jack Shop. Ibigay nyo kay Onesimus. Mas mapapalagana pa yung ano. Mas mapapalagana pa yung... Ang dami yung paksa ni, ano, ni Brad Onesimus. Eh, baka busy lang yung tao. Di siguro naman yung nagamit konting, no? Yung konting magamit no ni abuloy din naman ng mga kapatid yun na yung pinapangaral ni Brad Onesimus ngayon. Eh yun din naman yung ano natutunan niya kay Bes. So ngayon kung di siya lalabas si Brad Yuli yung mga relaying station nyo dyan ibenta nyo, i-donate nyo kay Brad Onesimus para mailabas nyo yung mga paksa. Ang dami paksa ni, ano, ni Brad Onesimus. Okay. Oo. Or sa akin na lang. Si, ano, si Brad Broccoli, yung Lazada ni Brad Broccoli, bilan nyo rin para... Oo, kay Epalin yun. Kay, kasi napapagod din mag-edit ka. Oo, 4 hours ako nag-edit. Kay ano yun? Kay Chef Lebron, yung Shopee. Bili kayo ng t-shirt sa kanya. Tumutulong yan dito sa channel. Yun, may po-promote ka, Toby? Wala naman. Oh, wala naman. Wala. Hindi ano, pasalamat sa Wilfredos. Yun na lang. Uh-huh. Eh, masarap yung TV na, tsaka maganda yung environment nila. Amen. Saka hindi pa ako sumusuko kay, ano, kay AJ Raval. Sana mapirs sa wish date.
Yun! Ako, Ritz Azul. Yan, dalawin kita sa ano minsan, Paris. Carlo, may sabihin ka? Wala na, okay na ako bro. Wala ako sa juice. Okay. Yan, hello? Follow nyo si Carlo. Sige, sino to? Mr. 47. Habol ka? Hi, can you speak in English? I don't understand Spanish. Yeah, yeah, a little bit. Are you Spanish? No. I'm from Sudan, so Arabic and English only. Are you a member of Church of God International? Church of God International? No, yeah. I haven't heard of it. Then why are you here? I found the link in a random website. I said I clicked it. Wait, how did you get the link? From Facebook? Like, I just found it. No, not from Discord. Someone from just Discord? Put it in, Discord? Oh my gosh, we have a tick-tick. Maybe from a palette. Okay, well, we're not Spanish, we're Filipinos. Oh, so this is Filipino, not Spanish. Yeah, we talk about cults here. Are you, do you belong in a cult? Yeah? No. That's good. Don't join any cults. Yeah, okay? Avoid cults. Yeah, I mean, I would like to make a cult. That's what I would like to make. You know, I would like to make a cult of like, you know, get a lot of attractive ladies. And then my sex cult. That's what I would like. Okay, well, you're on the wrong channel. This is a podcast. This is a podcast. They actually live on Facebook and YouTube. You clicked on the wrong link, man. And we're about to end, okay? So, you take care, bro. All right. guys, salamat sa Diyos, ha? See you next week. Yeah. Ano, Toby? Bye-bye. Okay. Okay. Then baka lang si Dober yata eh. Hindi, Arabo eh. Kaibigan mo ba yan, Carlo? Taga-Middle East. Ha? Taga-Middle East. Taga dyan eh. Wisit, humabol pa. Nagamit mo pa ito yung ano, pagka-call center. Wisit. Okay, ganito na lang. Oy, good evening sa inyo. Oy, Carlo, good morning ba dyan? Good afternoon. Ingat, Carlo. Hello. Ingat na wa. NCA, 3 p.m. bukas, November 18. Okay. Bro, baka may link ka dyan eh. Papanoorin ko, baka kung ano naman pinagkikwentuhan nila sa Adel. Send mo, ano, message ka sa akin, Facebook. Sige bro. Okay. Bye-bye. Bye-bye. Bye.